Wala ba akong ganyan, like? Yo! Welcome sa Two Joints Life and Style Podcast. Medyo marami kami ngayon. Papakilala pa ba isa isa? Oo naman. Oh, sige, pakilala natin. Hindi man tayo sikat eh. Pakilala natin sa isa't isa. Gusto ko magpasikat ngayon. Let's go! Wala sa kanan! Galing pa ng Cubao. Tanga, kakatapos lang mag-skin yan. Go! Tangina masyado nyo. Snow yan. Pahalata lang pahalata yung address ko dito, pre. Laki-laki ng Cubao eh! Wala ba? Inulit-ulit mo ba? The fuck, man? Huwag kayo ganyan, naka-BR yan, no? Naka-BR. Yung parang yung mga... Ives! Oh, yan na, lagi. Yung mga baka na bini-BR, di ba? Alam mo yun? Hindi naman nila alam kung saan hotel ka sa Cubao, ah. Galing bang bansa yan? Kita mo, galing Snow, oh. Galing Snow, Ives Presco official. Wow. Parang referee sa rugby, eh. Budoy 613. Ano yan, mate? Gang Hong. Gang Hong. Dollar to peso. Ano yung kay, ano? Read by... Oy, Mike. Ask by Reg. Ask by... Ask by Reg. Ask by Reg. Sorrento Ace. Shot by Pudong. Kika from the slums. And Frank Mendoza. Yep. And Bugoy na Koy-Koy. Alam nyo na. Alam nyo na, walang iba. Kumusta ka, Ace? Lagi kang wala Ace, dito. Ace, laging wala dito kasi... Nahanap ka na ng mga tao, Ace. Sabi ni Frank, puro ka raw new speed eh. Alam mo na, pag-usapan ka namin na karaan. Bakit wala ka doon sa podcast, pero marami kang oras magtingin ng memes. Maraming oras mag-send ng mga memes. Yun naman ang trabaho natin. Yun ang trabaho natin. Yun ang trabaho mo. Frank, sabi niya kanina, di ba sinabi mo nung last down na podcast, ano? Si Ace, wala dito, pero maraming meme, di ba? Oo. Sabi niya nino, ba't late si Frank ngayon? Uy, wala naman ako memes na sininda. Pinag-aaway tayo niyan, pre. Silipan ng mali, eh, no? Pero silipan! Silipan ng mali, doy. Bakit wala lagi dito, pre? Kasi hinahanap ka rin ng mga tao, eh. Yung mga tao naman naghahanap sa'yo, eh. Sagutin mo yung mga taong nagtatanong. Sorry. I am sorry. Pwede na mag-sorry. Pare, yun lang ako eh. Politician eh. Hindi na magpapaliwanag. Galing mo, pre. Sorry na lang. Ang dami pa kasing pagpapalaban mo mag-sorry. Yeah. Sorry, pasensya na. Pero alam mo, tol, na sa ko ba narinig yun? Basta mag-sorry ka lang daw, tapos na eh. Oo, sorry ah. Kahit anong kasalanan mo ah. Di ba na, tol? Sa mga politician, ginagamit din nila yun eh. No? Para matapos na. Sorry. Pero hey, pag nagda-drive na tayo. Private apology. Alam mo. Private apology. Sorry. Pero paano pag hindi mo kaya mo ba mag-sorry? Alam mo yun ah. Ayaw mo naman talaga mag-sorry pero... Oh. Alam mo yung ako sa Pinas, hirap na hirap mag-sorry yung mga tao. Kulang yung Pilipino sa tingin ko ah. Sa pag-ikot ko ng iba-ibang bansa. Kulang ang Pinoy sa please, thank you, you're welcome, tsaka sorry. Thank you? Ano ba? Yeah. Napansin ko lang, like... Alam mo kung saan malakas ang Pinoy? Kumpara sa ibang bansa. Give me. Tsaka sa memes. Kasi limbawa, yung kukunin mo yung menu sa waiter, sa ibang bansa, napansin ko, yung palang simpleng yun, magti-thank you sila. Lagyan ka ng tubig, magti-thank you sila. Ay, paano pag ganito? Wala ka talagang kasalanan, pero para mapatigil ang lahat, kailangan mo mag-sorry. Sa tingin mo talaga, tama ka naman, ganun. Pero kailangan mo yun mag-public apology. Paano kung nalagay kayo sa ganung sitwasyon? Pero sa tingin mo, tama ka talaga. Pero mapapatigil yung storm. Pero kung ikakabuting nung storm at tumigil, sige, okay yun. Ikakabuti? Oo, wala nang bayad yun eh. Sorry, sige. Kaya ang tanga nyo eh. Sorry. Eh ako parang hindi pala. Hindi? Bakit? I-weather ko yung storm. Matatapos din naman yun eh. The truth shall prevail. So titiisin ko yun kaysa... Mag-sorry ako, tapos hindi ko naman talaga kasalanan. Ay, bahala kayo dyan. Sorry, pinatay. Di, pag ano kasi, kunwari sa trapiko, di ba sa trapiko? Ay, baka matapos. Sa trapiko, pag nakabunggo ka, pre, or nasagian mo, may baril, magsusorry na lang din ako. Sorry, pre. Magsusorry din ako. Hindi, yun. Oh, pwede yun. Pero kunyari yung... life or death na yun. Public apology. Kunyari, yung isang nasa news ka, ganun. Wala, nagawa ko na nga dito eh. Sorry. Simple oh, siya. Lang na po, 5 letters lang yun. So, isa-sorry mo yun kahit sa tingin mong tama ka. Sorry.
Ah, ganun. Ba't ikaw, Koy? Ano sa ikaw, pag ikaw ba? Nakakito nga nga tol eh. Ah, so magda-dump it down ka? Ha? Dumb. Dumb it down. Dump it down nga. Dump it down. Dump it down? Hindi, dumb. Dump. Hindi, walang B. Dumb. Dumb. Sorry. Dumb eh. Nice. Ano kaya naka-announce na magpa-public apology ako no tas yan yung mga camera live sa lahat ng TV. Sorry. Bago isip ko. Ay puto setup gawin mo no. Bago isip ko. Oo, si Kuya Ray, napapayag na sana ako para tumigil lang lahat. Pero yung sa pagdating mo doon, iba na sasabihin mo, Kuy. Oh, iba na. Parang hindi mo matanggap na paglalaban mo pa rin. Ano kaya yun? Parang Sorry, yung tatanga nyo. Hindi nyo ako maintindihan, ha? Oo, oh, nag-sorry ka pa rin. Ha? So at least nag-sorry ka pa rin, di ba? Pwede, no? Shit. Then, hindi ako malalagay sa ganung kunyari situation. Minsan, ayaw ako magsa... Tol, alam mo, tol, totoo talaga yung pag ano yung lumalabas totoo sa bibig. Totoo talaga, sabihin ko nga dapat today. Totoo. Pero na, oh, gets kasi mo ba? Gets mo na, kagabi no? Rin, kagabi ba kami nag-usap ng mga babae ko? Basta mayroon akong ginagawa ngayon, yung sa diskarte ko ngayon ba? May lagi akong ginagawa. Hindi ko na sabihin kung ano talaga yun, pero sabi ng mga babae ko na dati mo pang sinasabi yan na yan ang magiging, yan ang mangyayari sa'yo eh. Tapos doon ko lang na-realize, oh nga, nung tagal ko na sinasabi doon pa lang sa BF Homes na bahay, sinasabi ko na balang araw ito yung gagawin, ito yung magiging diskarte ko, parang ganun. Tapos, yun nga yung nangyari yun, nang hindi ko namamalayan na nangyayari siya. Tingin ko nga pag ganun, it's more of in-attract mo kaysa pinredict mo eh. Yes. In-attract. Akala ng mga tao pinipredict nila pero hindi, in-attract mo yan, kakaisip mo yan. Kahit dati, sa akin, lang mas lamang sa akin. Iniisipin mo eh, no? Kahit hindi mo dapat isipin, iniisip mo. Ganun nyo nga yung mic, ibabaan nyo pa. Ano, no? Kahit di isipin, ano? Hindi mo dapat isipin, iniisip mo. Isipin, okay. Sa akin, ano? Be careful what you wish for, ganun. You might just get it. Careful what you wish. Well, guys, pusikat dals. Parang pusikat dals. Gagi Eminem yun yung... Ano when you... Eminem. Nawala yung quotes. Nawala yung quotes ko, guys. Sorry. Nag-scroll na eh. Nag-scroll na. Nag-scroll na agad eh. Paganda ng pang-post pa rin. Nawala eh. Sa explore page eh. Sa explore nawala. Hirap yan, no? I-status mo na, no? I-status mo na eh. Itatype mo na eh. Tangina. Nawala sa explore. Pero ko, totoo nga yun. Try mo alilahanin, gago. Mukhang maganda yun eh. Tagalog na lang. Tagalog, no? Parang... Magmamaung ka ba ng ganyan kung di maganda yung quotes mo? Pang-quotesan yan eh. Pang-quotesan. Sino ba pinaka-apply ngayon dito? Coach jacket yan eh. Coach jacket. Okay. Ayun nga, tol, parang... Alamin mo kailan titikom yung bibig mo kasi minsan nakaka-block yun ng blessings. Parang sa English mo gusto sabihin yan, tol? Oh, kasong hiyan. Oh, paano yung English yan? Translate eh. Pinoy talaga ako talaga. Oh, maganda nga yung quote. Maganda. Mas malalim sa Tagalog eh. No? Paano pag nasabi mo bigla? Bawin mo. Sorry pa din. Sorry, God. Sorry. Hanap ka ng kahoy. Kahoy. Kakatok. Tangina. Tangina eh, iba na na yan. Yeah, pero mapupunta tayo sa aswang yan eh. Diba nakwento ko malakas ang words yung sa Facebook nakita ko na. Kasi netizen ako eh. Oo nga. Sa aming lahat nga, ikaw talaga, tol. Number one. Nakikita kita sa mga comment section eh. Uy, hindi mo pa ako. Hindi ako nagko-comment. Ito ako nagko-comment to. Ano tawag niya? Updated lang. Ito rin naman eh. Kasi tayo mo si Raver Cruz nag-ano, diba? Nag-meets. Okay. Pare nag-comments. Paring tayo. Grabe naman yun. 2022 pa yung pre. Grabe naman yun. Nag-memory sa Facebook mo. Pare mo si Raver Cruz nag-meets. So bumalat. Paring tayo. Paring mo sumagot. Paring mo sumagot. Pre, paring mo panood niya eh, diba? Ano yung sabihin mo? Yung totoo na. Yung call center agent na babae, tol. Yung para sabi niya, sana masagasaan ako ng truck. Pare, nagpinaus niya yun tol, nasagasahan siya ng truck. Damn! Legit kung ano yun, legit. Di man lang na-edit. Yung camera natin, Del. Ano yung camera, yung lumipad ka. In the record. Ah, yung ano, sabi ni Pudong nung galing kami sa inyo, Koy. Okay. Sa TDM, sabi niya, yan, sige, para ma-videoan yung aksidente natin, sabi niya. Oh.
A few moments later. Panoorin nyo. Ano yun? Moto Life Season. Ano? Ano title lang dun? Na-aksidente. Galing eh. Bakit mo sasabihin sana yun? Yung sa words. Anong naalala mo? Ba't mo sasabihin sana yun? Nalin. Yung pag may sinabi ka, pwede yung magkatotoo. Sabi mo, naisip mo. Ha? Lagi talagang... Powerful talaga ang words eh. Oh, meron ka na rin nasabi na ano tol, parang negative siya tapos nangyari din. Nakaranas ka ng mga ganun. Malamang. Malamang. Ikaw ko, ikaw. May naaalala ka. Pag paranoid ako yun. Hmm? May naaalala ka? Ikaw sa'yo? May naaalala. Ano bang naaalala ko? Saan ko yung hindi ko makalimutan? Yung adventure. Oo, yung sasakyan. Oo, di ba? Dalawa kami ni Janjan. Janjan Oso. Oo. Tapos pumunta kami dun sa... Sa akin na ano, yung... Sa Cavite. Tapos nang pauwi na kami, diba ganun. Tapos sinasabi ko talaga nun kay Janjan, di ko pa talaga natatry maranasan mabangga dyan. Di ko alam di ko alam yung feeling. Puta ko yung seconds lang, nabangga na ako. Ganun, no. God, okay na, naranasan ko na. Pero minor lang, minor lang. Si G.O.D. malakas din mag-trip eh. Talaga, no? Uy, gago. Kasi talaga. Sa tingin ko, tol, malakas din siya mag-trip. Kasi masayahin nga siya. Oh. Ako nga, pinagtitripan ko kayo. Tayo, di ba? Isipin mo, ikaw si G.O.D. din, di ba? Di ko pa naranasan ma-accident. Di ko pa naranasan, ha? Ito, boom. Bumangga agad daw, di ba? Pagbalik ko sa rin. Bad trip na bad trip ako nun. Pagbalik nila, tol. Ang laki nun ng dent ng adventure, oh. Sahod. Ito pa ang nakakainis, eh. Tatanggapin ko sana yung pagkabangga. Kung talagang katanggap-tanggap eh. Alam mo ba't di katanggap-tanggap? Pinakita nila sa akin saan sila nabangga. Oh. Ang lawak ng lugar. Open. Wala na nabang kotse. May bakal sa gitna. Tumama sila. Intersection siya na open talaga. Oh, maluwag. Bakit nangyari yun? Hindi na namin. Hindi sa akin nga, Frank. Parang gusto ano. Nga, hindi pa nga yung naramdaman mabangga. Parang yung... wala siya sa paningin ko noon eh, nung ano nung sinasabi ko yun. Tapos parang, oh, ba't biglang may bakal dito? Parang ang ganun gagawin. Pag nakita mo talaga, matatangahan ka talaga. Ganun talaga. Magtatangahan ka rin. Pwede talagang magalit. Ganun na klase. Oh. Oh. Pwedeng magalit. Magtatangahan ka, bakit ka bumangga? Paano ka bumangga? Ganun, magtatangahan ka talaga, Frank. Kahit beginner, hindi babangga dun eh. Di ba? Kasi maluwag eh. Eh, expert na itong mag-drive eh. Tingin ko signal ng universe na gusto ipaalam sa atin na may nakikinig. Yun nga eh, kasi nga yun on the spot. Sabihin nyo wala nakikinig, paano nangyari yun? Talaga, Frank, on the spot pa. Dami talaga. Meron talaga. Diba? Ano, may nakikinig talaga, tol. Meron talaga. Kasi lagi ko na-experience yan. Meron akong sasabihin. Sanay na nga ako, di ba? Napansin mo lagi ako nakiklaim. Ito mangyari. Kasi nga lagi nga ako sure, yun talaga yung nangyayari. Wala pang sablay talaga. As in, wala pang sablay. Kung ano yung sabihin mong gusto mo mangyari o yung prediction mo. Tapos paniwalaan mong yun yung mangyayari. Yun talaga. Siguro ko yung malakas sa ganyan yung... O kanina sinabi ko na ano, kaya nga nakikihingi ako sa kanya. Magiging number one podcast tayo ha. Yeah, sinabi no? Sinabi ko yun ha. Ay, yeah, hindi. Kinlame ko na nga eh, no? Oh, kami ang number one podcast. Number one podcast. Yeah. Kaya ano? Nakikinig sa'yo mo? Kaya hindi. Humihingi ako in behalf of you, di ba? Oh, lagi mo sinasabi ko, kumiling ka! Oh, kasi malakas nga siya, Lord. Mahina humingi. Oh. Eh di lakasan mo yung hingi mo para sa akin. Kung ayaw mo lumakas, hingi mo para sa akin. Basta i-claim mo na yung, ano, yung mga points mo. Koingan mo ako nung sinend mo sa akin na blue noon nakaraan. Blue? Oo, oh, sabi mo bibigay ko kami. Oo, sa akin din. Sinend mo rin sa akin yun. Ingin mo na yun. Bigay na sa akin yun. Bumanat ka, 1.2. Kayang-kaya mo. Alam mo nga, siya nakapansin sa akin na hindi ako mahiling nga eh. Siya nakapansin hindi tagal ako masyadong na diba? Umihiling. Oo. Tagal na nun. O wag na po. Eto, mahiling to siya eh. Kasi nga natutunan ko, ang nagturo sa akin humiling, parents ko. Kasi napansin sige, nila. Nung, maganda yung kwentong yan. Ano siguro, bago pa ako mag-grade 1, 7 years old ako ng grade 1 eh. Napansin nila na pag may hinihingi ako, nagkakaroon sila ng something para mabili kung ano man yung hinihingi ko. Madalas material yung hihingi mo, bata ka eh. So, hihingi ako ng mahal,
na hindi ko naman alam yung concept ng mahal at mura noon eh. Siyempre, bata ka, di ba? Basta PlayStation 1, gusto mo yan. Doesn't matter kung mahal yan o mura. Eh, mahal yun noon eh. Game console yun. Hindi naman ako lumaki sa may pamilya, di ba? Tapos, hindi rin maiisip nung parents ko na bumili ng ganong klaseng kamahal na laruan. Di ba? Okay. Okay. Pero kukulitin ko sila. Sasabihin ko pa rin, ito yung gusto ko. Tapos, hindi nila ako pinapagalitan or hindi nila ako kinukontra. Sige, bibilin. After a week, magkakaroon ng something yung tatay ko na, ah, biglang may deal na ganito. Mabibili. Wala akong hiniling na hindi ko nakuha talaga eh. Sobrang weird yung Game Boy. Lumabas yung Game Boy. Ang gusto kong Game Boy, yung color. Pero ang Game Boy na noon, yung diptic loop na. Advance. SP. 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 Eh, mahal yun, siyempre. Grade school, magkaganyan ka pang arte. Brick game ka na lang, di ba? Oh. Nakapulot yung tatay ko sa airport bago siya umuwi. Game Boy Advance ba SP. Binili? May bala pa ng hindi Batman. Ba binili? Hindi binili ito. Konting gasigas lang. Napulot sa airport eksakto bago yung flight niya. Nakapulot siya somewhere. Wala pa ginuwi GPS nun, no? Oh, tapos one time gusto ko ng iPad. Tol, may nagbenta sa kanyang batang Koreano sa garage sale. $20 iPad. Oh, hindi siguro alam nung bata na mahal yung iPad. Binenta sa kanya $20. Sobrang hindi pa gamit. O, di may iPad daw. Like, what? Di ba, gets mo? Para hindi naman ako lumalaki sa ganong community na naka-iPad yung mga bata, may Game Boy, ganyan. Hindi naman eh. Pero lahat nga ng hingin ko, PSP. O, siyempre yung mga gusto mo, di ba, pang bata, o PSP. Tol, nung nauso ang PSP, ang dalawang PSP sa school, dalawa. Kasi papahiramin ko pa yung tropa ko para may kalaro ako. Ang nangyari, naka-close deal sila na maging supplier ng PSP sa Green Hills. Sino? Sino? Parents ko. Okay. Diba, gusto ko lang ng PlayStation PSP portable. Ang nangyari, nagkaroon sila ng deal out of nowhere. May Muslim na nag-order kay Daddy. Si Daddy, papunta ng Amerika every 2 weeks. So every 2 weeks, puno yung maleta niya ng PSP. Lahat ng klaseng limited edition, silver, red, white, pinagdaanan ko lahat yan. Tapos tropa ko lagi may PSP ng isa para may kalaro ako. So isipin mo yun na hindi naman kami ganun kayaman, pero kung ano man ang gustuhin ko, ibibigay. So langungulit sila, ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo? Sabihin mo yung gusto mo. Sabihin mo yung gusto mo. So ever since, lagi ko na lang sinasabi yung gusto ko. So, no, siguro yung ibang bata rin, hindi tuloy mahiling. Kasi parang yan, ikaw ini-encourage ka pa mag hilingin, di ba? Kadalasan, pagalitan ka eh. Di ba? Ako, pansin ko hindi ako masyadong mahiling, pero pag humiling ako, parang one time, big time. Oo, oh, ganyan ako eh. Hindi lahat gusto ko eh. Pero yeah, ano, di ba? Ha? Rollerblades. Yung katulad ng rollerblades, yung panahon na yung usong-uso pa yung rollerblades, mahal pa yung rollerblades eh. Yun, mga ganun. Pero yung lahat na makita ko, hindi ko inaano yan. Kumbaga para saan, ipunin ko. Hanggang makakita ko ng isang... Yun ang ano mo, ha? Ipunin mo na lang siya, ganun. Yung... Kaya hindi ka humihiling. Oh, para paghihiling ako, kumbaga para inisip ko, gets kita. Oh, minsan one na naman time, humiling time. To, eh, sige na nga. Bigay mo alam na. Mo yun, ganun, oh. Yung rollerblades nga, ayaw pang ibigay sa akin yun, eh. Nagwala-wala pa ako nun para ano talaga eh. Sapilitan pa lang ang tema, no? Sapilitan. Oo, oh, ganun. Akala ko nga, parang pag matagal kang di humiling at hihiling ka, bibigay agad. Hindi, humiling ako... Ano pa rin, hindi pa rin binigay. Pero binigay bandang huli. Pero pang after ilang weeks pa yun. Laos eh. Na, no? Laos na. Hindi naman, hindi pa. Panahon na pa ng batang ex yun. Tapos, yun, nung una kong tumba, yan. Ganun na ganun yung hiling kamay niya. Hiling kamay niya. Yan, yan. Oh. Sorrento na yun, Koy. Ha? Sorrento na yun. Oo, Sorrento yun. Or Sorrento ang rollerblades. Sa akin naman, baliktad, sumobra naman. Tatay ko nga sinasabi na, ano ba yan, iho? Lahat gusto mo. Umabot na sa ganun na. Gusto ko tong, ba, nagda-drive, di ba? Pero maganda yun. Gusto ko tong Civic na to, dad. Maganda yung ganito. Ah, gusto ko tong Sentra na to. Maganda yung ganito. Parang, lahat, iho, gusto mo ah. Sa isip-isip ko kasi, tol, kahit konting gusto ko lang, gusto ko siyang ma-experience. Kasi pag na-realize ko na ayaw ko, pwede ko namang ipamigay. Yeah. Oh, sure ako mayroong hihingi sa akin ito o mayroong isang tao na mas gusto niya to kaysa sa akin. O at least nakuha ko na siya. Nasa sa akin ngayon yung opportunity and decision na ipamana siya sa someone na mas may enjoy kaysa sa akin. So, yun. Kaya humihingi ako lagi kay Lord. Lord, huwag ka mag-alala, hindi ako madamot. Pag na-realize ko na hindi ko gusto to, ipapamigay ko naman to eh. Parang gawin mo lang ako instrumento, ma-experience ko lang para alam ko kung ano yung gusto ko. Bigyan mo akong options. Pag ayoko, sure ako, may iba akong papaligayahin dyan. Parang ganun. Kaya mahingi ako ng hingi. Magandang ano yun ah. Ihingi mo kaya ako rin. Tingin mo ba? Hindi kitang hinihingi. Ayun. Frank, tingin sa, nyo ba? Sa akin mo yung ano. Tingin mo, sabi nga kayo ng isa dito na wala akong binanggit na gusto kong bilhin para sa inyo or gusto kong bilhin nyo. Oo, pre. Diba?
Oh, sino dito na wala akong sinabi na basta pag yung ganito, sa na sa akin mo ipasa. Oh, di ba? Oh, ikaw nga ilang sports car na hiniling ko para sa iyo, eh, di ba? Lahat na eh. Siya pa yung choosy. Ay, ayoko yan, Frank. Mutaki na naman. Na. Bibigay na nga. Ayaw Frank, pa, baka ikaw talaga magbibigay, no? Sana nga. Hindi ko naman tinatanggihan yung thought na yun, di ba? Literal na si Frank ang magbibigay. Ako, kung ako yung instrumento, walang problema. Oh, tsaka masarap sa feeling yun, Frank. Kaya gawin mo yun. Oh, oh. Siyempre, nice plate. Siyempre, aware tayo damn sa katapat na trabaho nun eh, di ba? Damn, nice plate. Okay, parang ano tayo, American style tayo American today. Ah. Okay, ito ano pa, tayo, American style. Yan, yan, yan. American gusto ko yan, style. Gusto ko yan. Sour Patch. Ayaw ko yan. Gusto ko yan. Yeah. Namiss ko ito eh. Ano ba ito? Yan, ang tawag dito. Sour Patch. Kung ano man yun. Basta kinakamot ko lagi. Gusto ko itong mga gantong klase, itong mga aasim. Iniling nyo ba yan? Yung mga ganyang plating. Binigay. Binigay, di ba? Sige na, pagsaluhan natin. Iniling ko yan. Ay, iniling mo yan. Lakas mo kayo na, grabe ka. Kay Mother Earth. Ito, masarap oh. So kaya natin sa kapito kung bagay. Kagi? Malay mo. Gago, minsan nakaka-discovery ako ng ganun. Kakasaw-saw ko ah. Mm, mahilig talaga ako magsaw-saw. May mga ganyan nga akong tropa. Yung mahilig mag-experiment. Mm, ako hindi masyado. Minsan nakaka-discovery talaga ako. No, ang bagay na bagay ito ah. Tol, try classic nyo yung Cornetto at Cheetos. Solid yun. Mm, yung combo na yun. Mamaya. Mabilis ka usap si Ace pag pagkain. Alat ang mata ako eh, no? Pagkaalat ang mata ba? Wala, walang effect. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Ayun, masasalita na si Ibs. Ikaw, Ibs, may hingi ka ba? Yung ano mo? Mo VR mo! Oh, butay na. Yan. yung sa'yo, Pat, yung nung pinapakinggan ko yung kwento mo, Frank, parang ano yun eh, yung nabibigay. Ang naalala ko lang dun, meron yung time na ang panahon kasi nang hingi sa akin, birthday lang. Ah, talaga? Once a year lang? Oh, parang ganun. Yung bata ka niyan? Oh, kasi magbabirthday kayo, anong gusto mo regalo? Di ba parang ganun? Tapos meron yung time na hindi na nabigay yung gusto ko. Feeling ko maganda naman siyang effect sa akin kasi, oh shit, di na nabigay, hindi na ako bata. Parang ganun. Ganun yung epekto sa akin. Shit, di na ako bata. Kung may gusto ako ngayon. Wait. Ikaw din ba? Nagigit ako eh. Ayusin mo yung ano, VR. Tabi niya eh. Nadidistract ako. Ang dami mo ano eh. Nakadisenyo niyo kasi yan. Baka may ano eh. Alright, mabalik ako sa normal na bitaw. Takinan niyo. May mga OCD ang po. Ang hirap makinig sa kanya, no? Hindi natin naiintindihan kasi tabingi yung ano niya. Kasi doon kasi siya nakatingin. Doon siya nakatingin. Ano ba? Okay na. Okay, sige na. Ituloy mo. Yun yan, nung hindi na ako na nabigyan, parang naisip ko na, tangina, fuck. Kailangan ko ng pag-ipunan o diskartehan yung mga gusto ko. Kasi wala na eh. Parang nag-expire na yun. Parang shit, hindi na nabigay yung gusto ko. Yung hiling-huli kong hiling. Parang hanggang grade 4 lang ata. Hindi ko makalimutan yun. Kasi may gusto ako. Tapos binigyan na lang ako ng panlubag-loob na bag. Bag? Oo, parang may gusto akong bag. Tapos may benta si nanay na bag. Binigay na lang niya sa akin yun. Okay. So hindi na nakuha yung gusto ko. So simula nun, parang fuck pero yeah. Ngayon to, lumihiling ka pa rin. Di na, simula di nga na. Nun. Basta kung may gusto ako ah, kusa na lang yung iba lahat eh. Na-trauma si Ibe. Ganun. Tapos wala na, wala. Pwede ba bang humiling pag ganito na tayo katanda? Pwede. Ako ang gamayin talaga. Ito naman yung iba sa'yo ko eh, naaalala ko yung ganun sa'yo eh. Ano? Kasi ang mindfuck sa akin nun, yung sa'yo naman yung, di ba, madalang ka humiling, nagigets ko yun eh. May panahon na ganun eh. Meron akong mindfuck na sinabi mo nun sa'kin na, pag nagdasal ako, ayoko nang humiling. Gusto ko puro thank you lang. Okay. Eh, naalala ko si Manok. Diba? Kasama ko si Chicken nung nakaraan. Bumulong siya sa akin. Ay, humiling ka dyan. Shout out. Humiling ka. Napaisip ako. Kasi takay na fuck. Napaganon ako. Tapos, ang gusto ko sanang sabihin kay Manok doon na, tol, pumunta ako dito para magpasalamat eh. Parang wala ako gano'n pang maisip na healing ah. Parang ganun. Eh, para sa akin, pag nararating ko kasi yung puro ako pasalamat lang, tangina, masaya ako dun ko eh. Yung parang, tangina, wala ako ganong hinihiling ngayon ah. Masaya akong nagpapasalamat lang ako.
Ganun sa akin minsan. Salamat, Ives, ha? Biba. Ives, biba. Biba, Ives, biba. O, oh, siguro sa tingin ko, tol, pag kuwari magpipray talaga ako, ha? Kuwari magpipray ako. Hindi siguro ako magpipray na, kunyari, sabihin ko na, kuwari, ano ba, kunyari, gusto ko ng makapal na chain, kunyari, di ba? Hindi ako magpipray na. Yung pinagpray, eh. Oo, oh, kunyari, di ba? Hindi rin ako ganun umiling. Gusto ko ng makapal na chain, please, mga ganun, hindi. Pero sasabihin ko lang sa sarili ko, kunyari, nagsasalita ako, gusto ko ng makapal na chain. Siguro ganun. Pero yung para i-pray ko pa siya. Di ba? Ako ginagawa ko yung lahat na makakaya ko para, halimbawa gusto ko ng gold chain. Gagawin ko lahat na makakaya ko para ang kulang na lang is ibigay. Kumbaga alamin ko na yung presyo, saan, kulay. Pati yung effort para makuha yun. Lahat ng, kung, basta ang kulang na lang kung yung pera o kung anumang kulang. Oras o kung anong kulang. Basta, malamang may kulang kaya hindi mo makuha, di ba? Pero lahat ng elements, kumpletuhin ko na yun. Kasi sa isip ko, sa isip, siguro kung sino man yung magbibigay, si God, sabihin niya, at bibo tong batang to, ah. Parang ginagawa niya talaga lahat, meaning gusto niya. Oh, gusto ko ako yung pinakamukhang gustong gusto. Para ako yung unang bibigyan. Di ba, sino man unang mong bibigyan? Yung pinakamukhang gustong gusto, ginawa niya yung lahat o yung sinasabi lang niya yung gusto niya? Siyempre yung bibo. Di ba? So, yun, ganun ko siya isipin. Okay, break muna tayo. Dito muna, oh. And we're back. Round 2 ng ating 2 Joints Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito sa harap, pwede natin ilagay ang logo nyo dyan. I-message nyo lang ako. Message nyo lang, shot my like ka. Yeah. G. Uy, nag-CR! As by D2B. Ni, ano, total, may isa pa pala akong naalala na hinihiling ko madalas. Guidance. Yun ang palagi kong hinihiling. Yeah. Saan wisdom, tol? Yun nga yung... Oh, parang yun actually, na lang, wisdom at guidance yan. Dalawa yan. Wisdom, guidance, at strength actually sa prayers strength, ko. Yun tatlong yun. Strength. Wisdom, guidance, at strength. Paulit-ulit sa, ako. Sa sobrang... Kailangan mo talaga strength. Tapos, tol, ito nga, pag humingi ako ng guidance, tol, binibigay rekta. As in... Basta parang kwentong barbero na kumbaga. Halimbawa, may pag-uusapan kami nung kapatid ko a week ago. Tapos sabi namin, Vince, pag-usapan natin to. Tapos tsaka natin pag-isipan pag na-layout na natin yung plano. Pag-isipan natin kung itutuloy natin o hindi. After a week, may nag-message sa akin na eksakto nung plano namin, tol. Eksaktong-eksakto. Sabi niya, ito daw yung dapat kong gawin. Random fan sa IG. Eksakto to, la. Like, kung ano mismo yung diskarte, yun yung sinabi nung fan. Sabi niya, fan lang ako. Tapos sabi niya, ito yung maganda mo sanang gawin. Drrrr. Hindi siya vague na parang pwedeng hulaan ng kahit sinong fan. Ha. Like, fucking specific as hell. So parang sabi ko, fuck. Ito na, binigay na. Oh. Yun na yung guidance. May binigay na messenger. Eksakto yung hinihingi kong sagot. Ito, binigay dun sa messenger. So, ang daming beses na nangyari yan sa akin. Sobrang dami. Sobrang dami. Ako, like countless times. Goods ako dun sa sinabi mo na strength. Parang pag ano kasi sa akin eh, parang sobrang haba ng healing ko. Real talk, madaming healing na gusto ko sa utak ko. Parang pagpunta ko na sa, yun nga, yung iba na yun, yung prayer. Ang hinihingi ko dun ano eh, lakas, strength nga na kayanin ko lahat yun. Kasi alam kong grabe yung ano eh. Oh, yung pagdadaanan. Oh, syempre hindi mo pa alam 'yun eh, 'di ba? Kaya mo nga hinihiling siya tol eh, 'di ba? Kasi mas mataas siya na level, parang shit, dapat bigyan niyo na lang ako ng lakas na kaya ko 'yun. Ako nung nagsimula tayong mag-boxing, ang hiling ko ng stamina eh. Pero pag humingi din ako ng lakas tol, by make sure nagpapalakas ako. Yeah. Or pag humingi ako ng guidance, I make sure I seek. Yeah. Pag humingi ako wisdom, I make sure nag-aaral ako. Kikilos mo nga pa rin talaga. Hindi siya yung parang hindi lang ako tapos okay na. We yes, good. Ito to yung pag... Due diligence ginagawa. Diba, saan ba sinabi yun? Yung pag naghanap ka ng wisdom, darating din talaga. Sa Bible, diba yun? Isik. If you seek wisdom. Nasa Diyos ang awa nga, di ba? Nasa tao ang gawa. Amen, brother. Nasa B ang yawa. May B-pass to. May B-pass kami. May B-pass tayo. Ano ba yan? Saan ba nagsimula yung B-pass na yan? Oh, nga. Ngayon ko lang siya narinig may B-pass tayo. Bypass yun, di ba? Bypass. Kay Boss Liam. Bakit? Kasi parang, ano ba yun? May N-word? Sa N-pass. Oh, N-pass. Sabi niya, ano, tayo, pwede rin naman tayo, ano eh, mga Pinoy kasi
malapit, parang kadugurin natin yung mga itim nga raw. Pero, oh, ayta-ayta raw. Pero sabi niya, pero dito sa atin sa Pilipinas, meron rin bypass. Yun, sabi niya, mga Bisaya, mga bay daw, bypass ba? Kumbaga, kung totoong bay ka, pwede kang magsabi. Oo, kung totoo kang bay, pwede kang magsabi ng Bisaya bay. Ka. Bisaya ka. Eh kami, so, Bisaya talaga kami. May so pag bawal, pag hindi ka, kaya hindi ka Bisaya, makasar ka ng bay, parang... Parang gano'n. Upo! Oba, oba. Oo, gano'n, gano'n. Kasi sa kanila sinasabi nilang Bisakol eh. Diba, parang yun nga, parang N-word din yun eh. So, pero tayo, pwede tayo magsabi ng gano'n. May gano'n tayo, may bypass tayo. Ah, sarap naman ang ano. Proud Bisaya to eh. Bay na bay. Pero pwedeng hingin yung pass eh. Ha? Sa culture, pwedeng hingin yun eh. Oh, pwedeng hingin yun. Yung N-pass oh. Na hingi ko yun. Oo, oh, oh, pwedeng hingin yun. So, sa inyo, hingi din ako B-pass ha. Pahingin ako sa inyo. B-pass. Tropa ko naman kayo. Depende. Tangin na, pinag-isipan nyo pa. Parang iba yun ah. Ngayon lang ako nag-request ah. Hindi, depende. Pag-iisipan nyo pa. Kailangan may makitaan. Parang yan. Oh. Tignan mo, kaya ka magkaka N-pass. Kasi nakikitaan ka rin nila na may pagka... N ka. N yung galawan mo. So kailangan ka namin pakitaan ng pagka-Bisaya. Paano ba yun? ewan ko. Basta ewan brav naman ako ah, di ba? Brav. Tagalondon. Bay na bay na yun. Mali sasabihin mo. Huwag mo na sabihin, mate. Pabuhan yung bibig niya eh. Iba yung bipas mo. Budoy pa. Nakita ko bumuka yung bibig niya. Hindi, mali yung sasabihin. Siya na yung nagpulis sa sarili niya eh. No? Huwag na sabihin yun, Tol. Budoy pas yung saan niya eh. So, okay, good. Meron tayong bipas. Bypass. Andito na si Reggie. Oh, G, tanong tayo. Mahaba, dami-dami yung tanong mula sa Telegram group ko eh. Sa mga gusto magtanong, doon lang sa free Telegram group ko ha. Pumasok kayo doon ha. Yo, tanong ni SC, how do you get out of a creative block? Oh, English may mga creative dito. Block. Tagalog lang naman. Sinuin din yung tanong, mate. Simulan namin diyan sa yung tagagawa ko rin ng beat, sinabi niya sa akin, nabibeat block ako. Ganun siya. Oh, naiintindihan ko 'yun. So nagkaka-writer's block ka rin. Minsan. Minsan. Oo, oo. Minsan. Oh, ikaw, nakaka-writer's block ka rin. Oh, nagsulat ka ng kanta. Oh, so, anong panglaban mo sa writer's block? Mag-trip. Mag-trip. Lumifestyle, no? Parang, yeah. Ako rin, ganun din yung ginagawa ko talaga. Na mag-trip. Tingin ko sa block, kulang ka sa oras tsaka, na binigay tsaka sa reference na tinignan. Eh. Oras, binigay. Sige nga, connect mo nga yun. So, limbawa, may writer's block ako. Ibig sabihin, kulang yung oras na binigay ko at kulang yung tinignan kong, limbawa, magsulat akong kanta. Kulang yung tinignan kong reference na mga kanta. Gets. Kasi paano ka maubusan ng creativeness sa mundong to? Tang ina, paano nangyayari yun? Hindi ko maintindihan yun. Wait, Frank, wag mong sabihin sa writer, dapat sa design. Oh, sa design, same din. Oh, kayong ano mo mas design para sa akin, diba? Kasi designer ako, diba? Pero yun, kumbaga hindi ako nagkakaroon ng block eh, kasi bibigyan ko lang siya ng oras. Kung halimbawa, isang oras wala pa rin, sumuko na ako, eh block 'yun. Yun nga. Eh, kung tinuloy ko, hindi ako papayag kumbaga na may isang session ako na wala akong napala. Kumbaga, so, never ako nagka-block. Kahit nagkaka-block ka, tinutuloy mo. Yes. Oo. Masasabi mo lang naman na block siya kung wala kang nalabas eh. Pag tumigil ka. Pag tumigil ka. Nang wala kang nalabas. Sa akin dati, nag-e-edit ako ng mga video-video. Sa harap ng computer. So, parang pag nauumay na ako, higa ko lang, saglit. Refresh ka lang. Oh. Yun, ganun. Tapos babalik ako nun. Sabay ano, gengong? Hindi na, sabay magigengong na ako. Yun, magiging okay na. Hindi yun, ganun nga. Parang ihiga ko lang siya, koy. Ihiga ko lang siya, mate. Tapos pag parang naimasmasan yung mata ko, upo okay. Ulit ako sa okay, isa pang naiintindihan ko sila na form of block, siguro kasi nag-aantay sila ng perfect piece eh. Kaya may block eh. Pwede ka naman mag-create ng supot eh. Wala naman problema yun. Yun nga ang next kong tanong eh. So, create ka ng supot tapos paganda ng paganda. Huwag mo i-release yung supot. May argument din dyan eh. Kasi sinasabi rin ng mga artist, hindi yung mapipilit sa amin na lumabas to. Minsan lakalabas na ng bigla to. Okay, gets ko nga yung sinasabi. Gets kita. Pero yung sinasabi mo, hindi supot yun. Pag pinilit mo, lalabas supot. Tama. Alright. May meron pa rin lumabas. Yun yung point ko. Okay. So ito nga. Better than nothing. Gusto mo ba na... Kunyari, alam mo na, di ba, na tangina, pa-writer's block na ako kanina, supot tong susunod na lalabas, di ba? Okay. Pinilit mo nga, di ba, para hindi ka maka-block. Okay.
goods ba sa iyo na ilabas yung supot na alam mong supot yun or syempre hindi. Ay, ako oo, hindi. Diba? Depende. Okay, tama yung sinabi ni Frank na huwag mo na ilabas. Yeah. Pero ang dami kong kanta diba? Na nilabas. Nagigigit na kita doon. Oh, fuck, babawin na ako sa sunod na kanta. Tapos minsan yung pang-hit sa iyo. Sa eh. Diba yung minsan yung nag-hit sa iyo? Oh, alam mo yung kanta yung nating ano tol? Na yung sa yung Amsterdam natin shinoot yung Vibing. Hindi ko talaga gusto yung verse ko dun. Oh, hindi ko gusto. Kung hindi nga tayo pupunta ng Amsterdam, hindi ko i-shoot ng music video ni. Pero dahil lang doon, sige na nga, alright, we vibing. Pero yung verse ko dun, hindi ko trip talaga. Sa mundo mo is, may mga block-block ba? Sa mundo niya ba? Newsfeed block. Ano ba yan? Si, ano, block. Si Mark Zuckerberg magbablock sa iyo. Hindi ka pag-adsend, pre. Profile block. Profile block, no? Restricted yung page mo. Ang tip ko dun, anuhin niya yung katawan niya ba? Ano? Kasi ako parang nakita ko yung schedule ng katawan ko dun eh. Ano? Parang, fuck, tang, ena ma. Alam ko na to eh, wala na akong masulat. So, itri-trip ko na siya. Sa pag nag-trip na ako ng mga kunyari, 3 days, ganun, hindi ako nagsulat. Pagbalik ko ng studio nun, tangina ko, kwento ko yung mga nangyari nung ano. Yun ang ginagawa ko, kaya lumalabas ako. So, magti-trip ako. Kasi napansin ko yung dati nung panagkukulong ako sa studio, na talagang tuloy-tuloy lang nandun ako. Ang laging una kong nasusulat na line is parang nasa loob ng kwarto, nasa studio. Apat na lalo yung kanta mong tungkol dun sa nakikita ko. Ano, 5 araw na ako dyan. Oo, oh, 5 araw na ako dyan. Oo, oh, yun, mga ganun. Hindi ko kailangan talaga may mapaprocess yung utak mo para may ma-output siya. Yeah. Kasi pag nagde-design nga ako, ganun din. Diba, yun ang inaano ko. Diba, yun talaga, Frank. Kaya nga nag-iibang pansin. Kaya ko inaano ko nga. Oo, tama. Kaya nga rin lumalabas sa Pinas. Tol, maganda nga rin sa atin eh na yung mag-lifestyle tayo. Kasi lifestyle rap yung atin eh. Kaya minsan nai-excite ako na makagawa pa ng mga shit na malulupit. Gusto ko na siyang ikwento agad. Diba? Parang yung lyrics namin na ano, sino ang wala sa Europe? Di kami. O yun, parang tuwan-tuha ako nung nasusulat ko na ito. Kasi tangina. Pero sinulat ko ba yun ng ano? Wala pa tayo sa Europe. Pero alam ko na kasi sure ball na eh. Kumbaga, nakabook na lahat-lahat. Oh, pwede ko na isulat. Ang sarap na ito. Nagigas mo. Yun, mga ganong shit. Kaya isipin mo pag may mga gusto ko na yung magkaroon ng mga ano eh, Lambo lyrics. Yung mga ganun, di ba? Ano to? O sarap magkaroon. Rhyme ko sa Rambo yun, di ba? Rambo, Lambo. Koy, baka kailangan mo nang ilagay. Rambo, ha? Baka kailangan mo nang ilagay. Hindi, meron na akong ilagay, pero hindi lang yung word na Lambo. Mm-hmm. Yun, tingnan mo yung parating kong mixtape ngayon, ha? Yun. Check ko yan. Pero hindi lang yung word na ano. Oh, di ba? Sarap, no? Pag Lambo lyrics ka na, tanginan yung anong how you like me now? Parang ganoon ang dating eh, no? How you like me now? Todo mo ng araw, oy, sabi ni Frank, todo mo na eh. Huwag ka nang dumaan ng Porsche. Pwede naman. Yeah! Why not? Let's go! Oh, yun yung na-realize ko dati na masyado pala ako nagtitake time mag-stay sa isang level bago umangat na. Pwede naman lumaktaw parang hagdan, no? Tatlong step. Oh, kasi pag lumaktaw ka naman sa taas, anytime pwede mo balikan yung level sa babay. Totoo. Mas marami akong option ngayon. Totoo. Yun yung na-realize ko. Kaya binilisan ko na lang. Bilisan mo na. Akit ka na sa level 10. Pwede mo na ma-experience yung 9-8 na wala kang iniisip. Hindi ko na iniisip umangat ng tinas. Nandun na ako eh. Bumaba lang ako ng trip. Yeah. Nandun daw yung balance eh. Forgot who is Aristotle ata nagsabi nun. Basta ang maganda mong gawin, maging sobrang successful ka, pero gawin mong lifestyle yung pangsaktong tao para hindi ka mabaliw dun sa lifestyle ng mga sobrang yaman. Parang para mag-stay grounded ka pa rin. Hindi rin mag-gets ng iba yun na nakakabaliw yung ganung level, di ba? No, tol, nakakabaliw. Tikman mo to, Hazel na parang, to. Sarap yan. Okay. So, kailan natin kukunin yung lamba mo, Frank? Oh, yes. Sarap, di ba? Okay, no? Hazel nut. Tignan natin a few months from now. Tol, sa tingin ko, isang challenge yun pag yung nasa tuktok ka na, yung hindi mo mawala yung sanity mo, no? Mm-hmm. Kailangan isang challenge din yun eh, no, tol? Pero sabagay, pag nasa baba ako, may chance nga rin mawala. Eh, nakakawala. Sabagay, dalawa no? Din. No? Pinag-usapan dalawa, nga, no? May topic kaming ganyan eh. Halimbawa, mahirap kang magulang, pinoproblema mong baka mayuman, makidnap yung anak mo for human trafficking. Mm. Kung mayaman ka, poproblemahin mo rin naman na makidnap yung anak mo, pero kidnap for ransom. Mm-hmm. So, kanya-kanya, pareho may problema talaga. Mayaman ka man o mahirap. Iba-ibang ano lang.
experience, iba-ibang hirap. Iba-ibang pero level lang. Pareho pa rin may problema kahit anong gawin mo. Di ba mahirap yung kidnap for ransom? Mahirap din. O, paano kung mayamang sindikato yung tumirada? Yeah. O, di ba? O yung kidnap na human trafficking. O, kung mababang sindikato lang naman yung tumira, eh mababa ka lang ding magulang. Ganun din yung hirap niya. Di ba? Basically, let's ask for strength, bro. Yun lang talaga yun, di ba? Dito, Prince. Mahirapan yun. Basa naman tayo dyan ng mga tanong mula sa free Telegram group ko na number one Telegram group in the Philippines. Tanong ni Jersey, kung ang pera ang nakapagbigay sa comfort at saya ng tao, bakit maraming mayayaman ang nagsusuicide? Ayun na, sakto yun. Hindi pera. No? Bakit? Konti ba yung mahirap na nagsusuicide? Oo, sa bagay. No? Same shit, bro. Mayaman ka man o mahirap, pwede ka maging depressed. Same shit. O nga, bandang huli rin talaga. Hindi. Nasa sayo yan. Kung paano mo. Pera ang mag-highlight nga ng ugali mo, di ba sabi ko? Kahirapan, mag-highlight din ng ugali mo yan. Kung madamot ka, yumamang ka, mas madamot ka ngayon kasi mas mayaman ka eh. Mas maligamit mo eh. Kung madamot ka, tapos naghirap ka, eh di mas madamot ka rin lalo kasi wala kang ibibigay. Ano ugali mo? Mayaman ka man o mahirap. Same shit. Damot na ito. Yumaman lang, dumamot na. Yeah. Feeling ko pag yumaman ako ng todo, ang creative ko sa paggastos nun eh. Kasi pag wala pa ang pera. Mahirap pa lang tayo, creative ka na eh. Diba? No? Creative na. Bigyan mo ako ng pera ngayon din. No? Kasi minsan makakita ako ng mayaman, parang tayo sayang yung pera nito. Hindi niya pinagtitrip ng todo-todo. No? Parang, nilabas na nilabas. Oh, kapareho lang siya ng lifestyle ng ibang tropa sa hoods. Diba? Doon ang creative gumastos, tol, sa hood. Bakit? Isipin mo, bigyan mo 5 piso. Tama, mabubuhay na yan buong hapon. Bibili siya ng 2 max, isang Yossi. Gets mo? Parang alam niya kung paano makuha yung best dun sa niya. Anong 5 piso o 10 piso na yun. Kasi yun lang yung budget niya, di ba? Ito yung mga pinaka-creative. Hindi ka tulad ng batang mayaman, bigyan mo 5 piso, tapon niya yun. Gagawin ko dyan. Sa hood, makikita mo dun yung sa hood, mga ano piso, yun. Masa-stretch niya. Yung pag nahawak ng 1,000, akala mo milyonaryo na. Yun. Oh, gagawin dyan yung gano'n. Diba? Siyempre, pag may 1K, sagot mo lahat ng tropa mo sa computer shop. Ako diba? Na pala, pre. Like, open time mo open time! Kaya nga, diba dati pag nanalo ka ng ending, dahil mong tropa, ikaw yung boss bigla. Yun, nanalo ka ng ending, di ba? Ay, no? Ka pa, yeah. So, may masahe ka bigla, eh, no? Sa bagay, dati rin sa Sorrento, ganun yun, lalo yung mga unong panahon pa. Kung nakakanin yung pera, siya ang boss, di ba? No? Siya ang ano. Pag nawala na din, nawala na din. Sino yung nagpapasoft drink sa hapon? Oo, sino ganun. Yun, kung sino may pera or sino yung kayang manapak. Yun lang naman kadalasan. 2 boss doon sa neighborhood eh, di ba? O bakit? Ba't natawa ka? Money or power? God give me strength pa rin talaga. Kasi wala ka, hindi ka makadiscarte ng pera eh, no? Yun ang dinig lang. Strength na lang, Lord. Shit, hindi ako walang pera. Kaparehas lang yung pala eh. May yung boss din naman. Pinakita ko sa tatay ko yung ano, boxing video. Tama naman. Sabi ko, dapat may lisensya na tong kamao ko eh. Sabi ko, pang ganun sabi niya, oh, student license. Non-pro. Non-pro, no? Tainang yan. Basa tayo, G. Marami yan eh. Pabasa, malahat. Na tanong ni Remy oras. Boy, diskarte o diploma? Ba, laging tanong sa TikTok yan ah. Laging tanong sa TikTok yan ah. Oh, nga, ikaw nga akong sumagot ko eh. Ako? Discarte o diploma. Siya muna. Oh, Ibs. Oh, Ibs, natanong mo yan mismo dun sa ano eh, di ba? Nung party natin dito. Birayin mo, pray. Birayin mo. Discarte o diploma. Graduate ka. Oh, tanda mo, may diploma ka. May diploma ka. Pero may discarte ka rin. I-explain ko ng todo yung pananaw ko, ganun. Gay! Gusto ko marinig ng buong bayan yan. Marami tayong oras. Gay! Mga UFC subscribers natin. Gago, inaabangan niya ng buong bayan. UFC subscribers! Hindi TFC, no? UFC. Fighter. Yung mga OFW natin sa ano. Oh, inaabangan niya mga words. OFW natin sa Mindanao. Bago ka magsalita sa mic, yung mga tao nanonood, parang, teka, yan na si Ebs, yan na si Ebs. Yan, magsasalita. Ano yung tawag dito? Silence, please. More on discarte sa akin. Pero pag minsan kasi, ang pinapansin ko bilang nagka-diploma ako ito na, ang iniisip ko, pag yung pinag-aaralan niya, mahirap i-internet ba?
i-internet. O kunyari yung akin, useless talaga yun. Sasabihin ko, kunyari ka-course ko yung akin. Kunyari yung nagtatanong ka-course ko, Anong course mo? Tigil mo na yan. IT. Computer yun eh. Tol, tigil mo na yan kasi kaya na yan na kahit ano eh. Kaya kong sabihin nyo na wala nang diploma. Kahit di mo na kunin yung diploma mo kasi matatabunan yung technology yun eh. Mm-hmm. Technology yan eh. Alam ko na yan eh. Uh-huh. Pero pag ito nga yung isa, pinsan ko, dentist siya, eh parang tinanong ko siya nun, mahirap ba aralin yan? Mm-hmm. Kahit meron pa, pero di ba masyado siyang technical, ngipin yun. Yeah. Parang ang iniisip ko, basta nga medyo mahirap siya na skill, medyo sulit pa yun. O pag diniploma mo siya. Maganda pirada ni pare. So ano, ang sagot mo ka? Diploma ka o discarte? Balance. Ayun ang tanong eh. Balance. Ako siguro tol, sa tingin ko, discarte. Sa tingin ko, kung diploma o discarte, kung saan ka mapapakain. Yes. Kung sino magpapakain sa'yo. Kasi may ibang tao na ilagay mo sa discarte, hindi talaga sila pang ganun eh. Di-diploma mo na lang yan. Diba? Guess mo naman. Yung iba naman, itry mo sa mundo, ilagay mo sa mundo ng diplomahan, tapos hindi siya umuubra dun. Talagang pang-discartehan siya. Ako, habang tumatagal to, naiisip ko talaga na may mga taong panggantuhan at may pangganyanan. Yeah. No, parang mapipilit. Hindi mo mapipilit, di ba? So kung saan ka makakain, yun na lang ang ano. Kung yun yung pinaka-practical na sagot eh. Pero kung teknikalan, diskarte o diploma, kung yung goal mo na maging career, merong educational requirement. Yeah. Like pagdedentista, doctor, lawyer, engineer, architect. Magdiploma ka. Yeah. Pero kung yung goal mo hindi naman required ang educational background, pwede ka sumugal sa diskarte. Yeah. So ako, diskarte ako kasi hindi naman required sa pagiging negosyante ang diploma. Wala naman ang hihingi sa akin ng diploma ano sa SM o sa mall, di ba? O di pwede ako mag-diskarte all the way. Yeah. Meron talagang kailangan. Yo, parang yung doktor, na gusto mo. Kailangan mo talaga yan, di ba? Alangan mo, gamutin ka ng doktor na. Tinanong discarte lang, no? Pilot mo, discarte lang yung ano niya. Hindi, may experience ako niyan. 3 years na ako nagpapalipad eh. Ah, nadidiscartehan natin. Discartehan natin. Kunting ganyan lang yan eh. Balibaliin lang. Ace, pero napapaisip din ako, Ace. Kuyari, kaya punta ang ospital, di ba? Hanap kang doktor. Sa isang classroom ng mga doktor, may pinaka-bobo dun eh. Baka doon ka pa mapunta. Paano ko yun yung ano? Minsan naiisip ko yun, pang ilang kaya to sa... Magaling yan to miscarte doon. Madiscarte siya na. Nakapasa siya yung discarte yan yun. Para sa mga piloto din eh. Kumbaga pero alam muna nila yung purpose nila kung ano talaga eh. Kung gusto nila yung discarte o yung diploma. Sa tao ba? O kung career o... Either way naman, okay naman eh. Kung okay ang buhay mo eh. Wala naman. Okay. Yeah, kung ano makakapagpakain sa'yo. Kung ano makakapag-Starbucks sa'yo, bro. Okay lang ang lahat. Sabi nga ni ko, okay lang naman ang lahat eh. Okay lang ang lahat. Okay lang ang lahat. Discarte, kung malupit ka, dalawa. Wala naman problema. Kung diploma, kung discarte. Anong kalupit si Ibs? O gusto mo, wala kang kunin doon. Wala rin naman problema. May diploma at discarte si Ibs. Wala no, walang dalawa no. Hindi, pabigat ka sa lipunan, wag mo gawin yun. Wala naman dalawa. Okay, naman sa may abilidad sa buhay. Depende yung kinuha mo, nakadepende ka. Ayaw ko yung diploma discarte. Depende. Gusto kong dumipende na. Yun yung sagot niya, no? Pag tinanong mo, ako depende. Nakadepende lang. Depende. Gagi ko yung madiscarte yun. Gusto kong dumipende lang. Madiscarte yun pag ganun. Tol, parang worm naman yun. Bigat sa lipunan. Eh, paano ganun yung setup niya? Parang lintakan na nun eh. Ha? Saker yun, ganun. Normal netizen yun. Lintaan po. Ba't nakabukas yung sasakyan? Alis na sila. Alis. Hindi pala ikaw magsusundo. Ano, G? Next. Alis na ang terminal. Diploma o discarte? Nasagot na yung legendary question. Sa TikTok, lagi niya ng ano eh. 20M views yun sa ano. Sige, yun yung tanong ka. Ayun. Naniniwala ba kayo sa scientist na ang mga babae na nakipag-sex sa maraming lalaki ay naiiwanan ng DNA ng lalaki sa katawan ng babae at sa utak ng mga babae? Ang bilis na mag-atis pa. Science to eh. Favorite subject ko to eh. DNA. Science! Oh, science. Ina, sana naging magkakaklase rin talaga tayo dati. Gawa nga tayong school. Para madali. Teacher na tayo nun eh, pag gumawa tayo ng school. Masteral.
Astral. Frank, anong tamang pronunciation nun? Ng alin? Siguro kung magkaklase talaga na tayo, no? Science? Ito yung science. Si gagawa ng project natin. Kung yun, Frank, nakrampunta naman, no? Okay, magre-report, no? Ano, siya yung kukopihan lagi. Kaya ka matalino, eh, di ba? Anong sagot sa ito? Hindi, ganun naman talaga. Ganun nga talaga yung experience ko, tol. Frank, angat mo unti yung ano mo. Hindi ko makita, hindi ko makita yung papel mo, eh. Angat mo unti. Pabanatan ko yun si Frank. Frank, basta lakihan mo yung sulat mo. Piling ko si Puno on teacher's pet, tol. Oh, no. Kukuhan niya yung loob ng teacher. Oh. Alam mo yung gano'n? Piling ko siya yung gano'n eh. Lato ng teacher ko nung high school, ginanong ko lang. Kaya totoo ba? Totoo? Parang gano'n ka, paborito-paborito ka? Discarte. Ginagawa ko lang maging paborito. Kaya pero, kaya ginagawa mo nga, di ba? Dinidiscarte yan mo siya. Hindi naman sagad na ano. Baga basta walang teacher na galit sa akin. Oh, walang teacher na galit sa'yo. Lahat ng teacher gusto ko gano'n. Kaya ganyan yan si Pudong eh, inang yan. Pero hindi ako yung sip-sip na ano, yung kinakainis na sip-sip. Hindi sip-sip si Pudong, pero kaya niyang manguha ng loob na, parang yan, tol, kuha ni Pudong yung loob ng nanay ko eh. Nag-alab ka si nanay tsaka si tatay. Parang minsan nainis ako, kanyari magsasabi ako, nay, ba'y si Pudong ganyan? Kuya, huwag kang ganyan kay Pudong. Nakakainis talaga yun. Pinagtanggol pa eh. Lagi si nanay, mas kompisya kay Pudong lagi. Frank, lagi yung pinagtatanggol nun kay Pudong. Pansin ko rin kay Pudong, alam niya kung sino yung tamang taong lalapitan niya. Chef. Pansin mo, alam niya. Yung mahirap pakisamahan na ano, yun yung kukunin niya yung loob. Parang gano'n. Parang yung nag-transfer ako ng high school. Taka na, second year ako nag-transfer. Tapos may sikat talaga doon na, di ba? Ako din. May sikat doon, Dan din yung pangalan niya naman. Tapos talagang kinakatakutan siya kahit second year. Second year lang kami, fourth year takot sa kanya. Naging best friend ko agad yun. Walang makagalaw sa akin. Di ba alam niya eh, no? Kanino, kaya nino didikit, di ba? Oo, gagi. Kinainisan siya ng lahat, no? Hindi maitindi. Abre ko na, panglinta. 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 Balik niya agad ah. And we're back. Round 3 na po ng ating 2 Joints Life and Style Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo, pwede natin lagay yan. Message lang ako. Question na agad tayo. Question na agad. Sige. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon sumakay sa time machine. Wait, natin nasagot yung ano. Nasagot ba natin? Yung tanong ah. Yung may tanong. Yung science question, yung paborito. Ay, sorry. Sasagutin pala ni Frank. Oo, tanda-tandaan niya. Boy science. Boy science. Please be. Sa classroom yun. Siya talaga sasagot niyan din. Kaya pag yung sa classroom na tayo. May assignment tayo ah. Ma'am, may assignment tayo. Naknumputa na ba? Naknumputa na ba? Sabi niyo may quiz, ma'am. Pero hindi mo maaway, siya may PSP eh. Tangina niyo, ikaw lang may PSP, pasalamat. Tangina mo, pinaalala mo pa. Siguro ito yung full charge yung PSP mo. Okay, sige, science. Ano yung tanong? Nakumpleto ba yung tanong? Ulit yung tanong. Paulit nga yung tanong. Sa DNA. Basa. Yung classmate ni Frank, tatali ko yung ano na ito. Bagsa, no? Upuan para matagal makauwi. May hollow blocks pag-uwi. Tropa nga natin siya. Siya may PSP, gago. Tropa nga natin siya. Siya may PSP. Yo. Naniniwala ba kayo sa scientist na ang mga babae na nakipag-sex sa maraming lalaki is naiiwanan ng DNA ng lalaki sa katawan ng babae at sa utak ng mga babae. Which is, nagkakaroon ng DNA ng lalaki ang babae sa utak niya at habang buhay na ito sa babae. Mm-hmm. Kasi nabasa ko kasi kay Koy na pag umalis na sa kanya yung babae, is magagamit din ng babae yung utak ni Koy. So parang connect yung tanong dun, di ba? Mm-hmm. Okay. O, simplihan na lang natin, ano ang laman ng sperm? DNA. Di ba? Saan ka ba gawa? Di ba sa sperm, ang laman nun, DNA. Di ba Clorox? Oh, amoy Clorox, pero DNA siya. DNA. So yun, o di pag pumasok yung sperm na yun dun sa loob ng babae, di ba na-absorb ng katawan ng babae? Any liquid, di ba na-absorb ng katawan? Oh, so pag maraming DNA na nakalagay na dun sa babae, na-imprint na siya dun. So,
Parang nagiging magulo na, ano? Mm. Tama, ano? Parang... Kaya nagiging crazy mag-isip minsan. Oh, iba-ibang DNA, iba-ibang... Yeah. Gusto ko nga yung sabi mo nung nakaraan, Frank, eh, na kunyari, kunyari, sample mo, naka-13 na yung babae na panlalaki, di ba? 13 lang? Kunwari lang, sample, sa sample niya rin mismo. Mm-hmm. Minsan, totoyon siya kasi hanapin niya yung 12 na DNA nung naging lalaki niya. Mm-hmm. Ano pa yung 30? Mm-hmm. Eh, hindi naman 30 yun sila. Oo. Oh. Mm-hmm. Di ba? Eh, di ba yung isang, yung hot na hot? 30. Hindi ko maniniwala pag sinabi nilang 30 per month. Pa, no? Lagi nilang sinasabi, tatlo lang. Lima. Tatlong po. Ako lang na zero. Gagi, kaya nga nilang mag-1,000 talaga to. Talaga, hindi ko. Ano mo? Bibigyan mo lang ng, kunyari, yung prime age nila, 18 to 25. Mm-hmm. Puta, lagpas 1,000 yun. Kaya nilang mag-1,000 talaga. Lagpas pa. Pinanews nga na ganun eh. Parang sa, dati pa yun, na, isang binibilang babae siya. Lalaki niya? Isang babae siya, 1,000 na lalaki na sex niya sa loob ng 24 hours. Fuck! Grabe naman 24 hell, bro? Hours. Meron sa yung sa porn yung pila-pila. Oo, oh, pila-pila. Damn. Gagi, baka title lang yun. Gagi, fucked up. Yung ano nun, ah. Yo, paano pag ano, hindi pinuputok? Hindi, yung kaskas nun. Oo nga, yun. Doon ako na ano eh. Meron pa rin yun, di ba? Patawan mo yung skin, yung liquid mo. Ito ang tanong ko, tol. Gets ka na, gets ka na, gets ka na. Gets ka na. Tol, nagyakapan kayo. Hindi, walang yakapan. Wait, oh, siguro glory hole, no? Glory hole lang, no? May glory hole na ako. Di ba, Doy? May ganun din. May ganun na. Bawal mo yakapin. Frank, bawal din hawakan. Basta bawal hawakan. Touch mo lang kaman. Yan ang sex life mo ngayon. Sa tingin ko yun ang... Ano, no? Yun ang sagot. Alin? Yun ang ganun na sex life mo kung ayaw mo ng ano, ng imprint ng mga lalaki. Ganun. Glory hole ka lang. Pasok pa rin ba siya sa body count pag nakakondo? Ay, oo. Malamang. Pinasukan ka pa. Pinasukan ka eh. Eh, hindi kayo nag-skin to skin eh. Hindi, tol. Hindi, tinansya ko eh. Tinansya paano kung dinivirginization na nakakondom, di gaunted? Ano yung dikit? Uy, didikit pa rin, mate eh. Banda dito. Pero at least hindi mo yung nakawa. Tinansya ko. Sinukat mo, Ice. Oo, mate eh. Tansyahan mo, kakaiba. Hindi na kayo paliwanag na science yun eh. Mas better naman yun kaysa dun sa walang kondom. Yes, wala. Mas better siya. Oo naman, tapos hindi ka hawa. Hindi ka nalawayan. Mm-hmm. Yun. Yun ang mali glory ng ibang, lang, no? Ano eh. Ibang naglalakad din, nagpapalaway sila. Hindi nila alam. Hmm. Koy, gusto nila rin yun, yung feeling na yun. Hindi naman about sa, hindi nasa maling game sila. Kasi kung gusto, kaya ba't ka ba nagyagawa nun para maging successful? Kung gusto mo maging successful, wala yung feelings na involved dapat. Yes. I guess mo? Business dapat work, is business. Business is business. Yeah. Yun. Kaso hindi ko sinasabing lahat, pero majority ng mga nasa ganung mundo ko. 99.9 yan. Oh, yun. Oh, diba? May isip ba nila na for success tong paglalakad ko? Oh, 99.9. Sarap eh. Sarap, diba? Sarap, tol eh. Talaga? Sabi nila. Batang pasay to, tol. Sabi nila. Pwedeng hindi sarap sa katawan, pero sarap feelings, sa... Yung feeling. Sarap sa... Kumbaga, na ano kaya si ano eh. Yung power ng feelings. Yung power nila na... doon sila nakakaramdam ng... Tol, kakaiba doon sa ano... Di ko sinasabi ding lahat ulit ha. Mm. Pasay, mga Pasay Makati area. Patay ka dyan. Marami magagalit sa akin. Pero kakaiba lang doon kasi nakasaksi talaga ako doon na, kunyari... Kasi doon sikat talaga yung mga walk na babae, Koy. Mm-hmm. Tapos yung mga batang babae talaga doon na, gusto ko maging si ate, ano paglaki ko? Alam mo yun? Naiintindihan ko yan. Kasi yun ang paligid mo eh. Yun na nga yun eh. Surroundings dun, mo eh. Ganun doon talaga. Parang dati yung unang panahon doon sa Sorrento, ewan ko kung generation nyo, ganun. Parang yung kami pa, yung mga bata, normal sa amin na, ang dami na, puro Japayuka yung mga nakapaligid na babae sa amin. Sa FaceTime. Yung mga, pamangkin nila o ano man, gusto mo maging katulad ni tita. Japayuka. Yes. Puro Japayuka dati. Ngayon nga, hindi nag-aano eh, di ba? Hindi na. Lalawas na yung Japayuka. Pero dati, lahat Japayuka. Doon ko una narinig yung mga word na lapad, di ba? Yeah. Parang, puro hustler. Puro hustler nga dati. Ito talaga, ano, yun talaga si, diba, no? Siguro tayo ng Japayuka. Japayuka talaga yun, no, tol, no? Normal lang sa'yo. Kapag hindi siya, parang sa ating nga, parang trabaho lang siya. Japayuka siya. Normal lang. Di ba pa? Bigo Live na ngayon eh. Yun Bigo yung Live. Yun ang entertaining ngayon. Hindi mo na kailangan mag-aralan ni Hongo. Oo nga, ano? Oo nga, ano? Hongo na lang. Pero at least dati,
walang mga, ngayon kasi parang libre silang nagtutwerk-twerk sa club, di ba, parang gano'n. At dati walang gano'n, you know, ah, Japan, yung lagi mo sa Japan yan, di ba, nung pera naman to. Makakapangasawa ng mayamang Hapon yan. Uy, walang nagtutwerk sa court dati. Oo nga, no. Diba? Sabagay, walang twerk na sa'yo dati. Yung mga pa-sexy yung lang. Kumbaga, Britney Spears na sa'yo lang. Basta ganong klaseng trabaho, kumbaga, papeperahin yun sa mga club. Oo, oh, peperahin yun. Oh. Ngayon, in total, public po. Ngayon, parang maraming free na ginagawa sila. Eh. Parang free. Magagawa ng free yan, di ba? Walang guidance yung mga ganun. Dati rin walang paano guidance. Ano, paano ang muse dati pag liga? Muse? Anong ginagawa? Walang twerk. Rampa lang. Naglalakad lang. Lakad lang. Lalakad. Tapos ano, iba yung kulay ng mukha niya sa liig niya. Parang ganun. Koy, koy, feeling yun, feeling ko. Nalusaw yung Chichansu. Koy, umiikot sa Sorrento arawan eh. Diba? Oo, diba? Diba ganun doon pag ano, opening ng liga? Rampa yung pagandaan ng wish yan. Puta, ay na iba yung kulay dito. Ano yung tanong, Mimes? Feeling ko, yun yung feeling nilang Britney Spears ngayon. Alin? Yung ganun ngayon. Twerk-twerkan. Oh, feeling ganun nila, siguro. Yun oh, yung cool. Oh, yun ang nakikita nila eh, no? Yo, yun na eh. Yun na eh. Kasi diba dati nga walang ganun. Yeah. Feeling ko, yun yung cool. Sila rin siguro nag, ano, sila rin siguro, sila yung dahilan kaya bumaba rin yung value ng mga Japan-Japan. Kasi? Sa internet na nakikita na hindi mo na kailangan pumunta ng club. Japan-Japan. Sila rin nagpabahan ng value. Feeling ko, ano, mate eh. Same lang lahat. Nag-iba lang yung platform. Same lang. Oh, nag-iba lang. Lagi kasi naman ganun eh. Oh. Same lang lahat. Oh, tol. Laging ganun. Same lang. No, ina talaga. Ay, ina, Ives. Kuya ko yan. Di kuya ko yan si Ives. Mate, IBA. Magaling yan sa history. IBA. Gagi, ito nga yung hassle niyong isa eh. Sabi ko, tang ina, no? Sabi ko, chiksilog lang to eh. Ganun ko siya tignan. Kung pinaka old school siya, di ba? Di ba, ibang platform na nga lang. Chiksilog. Chiksilog. Pero, chiksilog ko yung dati sa Ragnarok yun eh. Okay. Hindi ko mag-gets. Chiksilog. Babaeng maitlog. Babaeng maitlog. Hindi lang. Game G. Basa tayo ulit. Oo. Oh, pangatlo ba ito? Pangatlong segment. May beer ba si Ives? May, yeah. May beer ka ba? Wala, ayaw mo mag-beer? Partida to. Flu game yan. Flu game. Hindi. Gusto ko nga pabigyan ang beer eh. Mamaya pang wine bro. Milk and wine eh. Ito, panlalaki, mate. E di milk din. Hindi, gusto ko hubugin nyo si Ives, ha? Bigyan yung milk at saka wine to. Bigyan almond milk. Almond milk. Game, tanong, Brother D. Brother D. Tanong ni Puting Keso. Uy, white cheese yan! White cheese! Kung bibigyan ka ng pagkakataon sumakay ng time machine para bumalik sa nakaraan para itama ang pagkakamali mo, ano yun at bakit? Gets ba? Damn. Sabihan ng pagkakamali ito ah. O, dyan naman minsan nakakalito din yan, Tol. Kasi kung hindi mo rin naranasan yung mali mo hindi dati. Mo hindi na ganito. Ay, hindi rin ako to ngayon. Hindi yan. Kaya ka lesson learned eh. Parang kunyari ah, Tol. Sige. Sige, ikaw. Hindi, ikaw muna. Okay, kung bibigyan ako, pupuntahan ko yan eh. Wag muna itanong. Pumunta pre. Hindi pre, pumunta sa ano pre? Pinahin. Isipin mo na sa tuwalya si pare. Ano na lang? Time machine, pinuna siya sa tuwalya. Yung nagtanong. Hindi, icebreaker. Pagsalitay natin si Koy Koy. Sige, bray mo pre. Parang minsan, Tol, kunyari, sige, kunyari, sagutin natin yan ha, sa akin. Ano yung pagkakamali ko na babaguhin ko kung may time machine, di ba? Parang kunyari, ano bang, kunyari sabihin natin, nag-invest ako sa isang bitch, tapos bandang huli, tin-rider niya ako. Kunyari, ganun. Kaso, di mo naman itatama na yun, parang ka matututo. O, di ba, Tol? Yung mga alam ko ngayon nanggaling sa experience na yun eh. Iniintindihan kita, kumbaga ganito ko eh. Mas ma-articulate ko ng maayos. Ayaw mong i-risk na baka iba pa yung maging current life mo kasi masaya ka sa current life mo eh. Pag may binago ka dun sa past, baka ma-alter pa yung current mo eh. Okay magulo yung algorithm eh. Oo, kaya ayaw ko rin eh. Kasi okay na nga ako ngayon. Baka may, wag yung mga ganyang klaseng tanong po. Baka may akala pa akong mali noon, nas tinama ako, tapos biglang mali pa yun. Oo, no? Tsaka parang mas, parang feeling ko tol, parang lalong bumagal ko tuloy kasi hindi mo nakita yung mali nga eh. Yeah. Di ba? Eh dahil naranasan ko yun, ngayon mas matinig ka na ngayon kung sino pag-iinvestan mo na oy, kahit, babae. Yun nga, example na yun, perfect example. Kahit nga yung babae, no? Ano? Parang hindi mo na rin siya itatama nga.
Oh, yung mga babaeng naranasan mo dati. May isip mo ngayon, ano ba, Bob? Kung babalikan ko ngayon, dapat pala di ko siya pinatulan. Kasi pero totoo lang, isipin mo tol, kuya, ikaw yung klase ng lalaki na ang nararanasan mo lang lagi is tamang babae, hindi mo maiintindihan ng mga babae ngayon. Mm. Diba yung, kasi puro green flag ang dumarating sa'yo, paano maiintindihan ng, diba? Hindi mo, ay, gusto ko yun ah. Anong mas gusto mong datating sa'yo, puro green flag o puro red flag? Ako tol, di ba sabi nga ng mga OG, kailangan mo ma-experience ng 1,000 bitches para makakuha ka ng solid bitch. Yes. Diba? Sorry, pre. Doon mo magigets talaga ang lahat-lahat. Right? Ito, may bago siyang paniniwala ngayon. Red flag na target niya. Uy, ingat ka sa kakasalita mo, son. Dekoy, ako bahala dyan. May backup yun. May backup. Ako bahala dyan. Hindi yan. Alam ako bahala dyan. Di ba babantayan ko dyan? Pakita mo yung backup mo kay Goy. Ako bahala dyan. Alam niyo yan na kay Goy. Ano? Kay Cat Williams. Hindi, yung kay Cat Williams lang yun. Hindi naman yun yung talagang... Ano nga yung sabi ni Cat doon? Toxic. Parang... Tinanong kasi siya nung... Kung gusto niya ba ng red flag na babae? Hindi, sabi sa kanya, mahilig ka sa babae, di ba? So, gusto, ano, paano mo may iwasan yung mga toxic women? Sabi niya ganun. So parang ang paliwanag niya, gusto ko yung mga toxic women. Mm-hmm. Kasi may mga monster lagi na nag-feed sa kanila para ma-feel yung mga ganitong feelings. So ang ginagawa niya daw tol, kinakat niya lahat yun. Yung mga feeling na yun. Yung mga feelings. Yung kung ano man yung clubbing, yung mga ganun. Kumbaga alam niya na agad. Alam niya na agad ikat. So ang mangyayari, aalis yung babae. So hindi na siya nahirapan. Aalis na agad. Aalis na. Hindi niya papalisin. Tatanggalin niya yung toxic ng babae. Mm. Parang ganun. So parang dating pinag-trip. Lahat ng mga toxic women, ha? Patay sa akin. Oo nga, tol. No? Parang kunyari. Kunyari itong... Kaya nga siya nasabi sa'yo nun, tol. Parang ganun din yung experience natin, eh. Oo, oh, yun. Kasi may mga nakaranas tayong babae na sila yung mga nag-yossi, nagka-club, ganun, bla bla bla. Tapos tatanggalin natin sa kanila yun, bahay lang. Eh, para sa streets talaga sila, hindi ni... Aalis sila. Aalis na lang sila, hindi nila kayang... Para sa yossi. Diba? Parang mga ganun. Sa bagay, parang ano din, kaya nga, napapansin mo sa kanya na ang natutuwa siya sa drama. Diba? Eh, yung mundo mo walang drama. Aalis din naman siya ng kusa din. Walang drama dun sa... Ayaw niya yun. Kasi hindi mo na binigay sa kanya eh. Mm-hmm. Eh, ayun lang yung... Gusto niya eh. Yung ano, nagpapagalaw sa kanya ba? Kumbaga. Meron, tama, about sa Yossi, Tulo, merong dating babae na inalis ko sa bahay ko kasi nag-Yossi siya, di ba? Pero kasi, nagsinungaling. 3 days lang siya sa bahay. Naalala ko yun. Kumbaga, dahil lang sa isang Yossi, alam mo yun? Kasi naaamoy ko pag di ka nag-Yossi, di ba? Kahit anong tago mo ng mga perfume dyan sa banyo, di ba? Eh, naaamoy ko talaga. Oo, di ba? Kaya yun. Lang yung... Pero kasi winarningan ko na siya ng maayos talaga eh. Pag nag-Yossi ka pa, ibabalik kita dun sa inyo ha, parang gano'n. So yun, isang pagkakamali lang niya na gano'n na sabihin ba natin magaan yun? Pero parang, siyempre na, isang puff lang pala yung ginawa niya. Isang puff lang naman, no? Daddy. Maka ano siya, tagal niya nang hini... Kinip. Tapos, tol, alam mo, hanggang ngayon, tol, hindi ako tinitigilan nun mag-message. Nag-message pa rin. Grabe mag-message siya akin. Mali, kasi hindi siya gumawa nun sa T-YouTube eh. Hindi nga naubra yung tol sa taong di nag-Yossi. Nakakaamoy namin talaga yung... Hindi nag-Yossi tol. Ngayon, di ba dati nag-Yossi ako? Ngayon tol, ang lakas ng amoy pag nag-Yossi sa agad, paligid. Diba? Oo, totoo. Kahit, ayaw mo na nung amoy. Ayaw na pre, matagal na ako di nag-Yossi bro. Parang sa amin yung dati, di ba, yung bahay namin sa Manila, hindi pare-pare. Yung CR, lahat kami. Common, no? Oo. Pag ako na yung si CR, amoy Yossi, pork. Pero taing-tain na ako. Yun, kaya taing na naamoy talaga yung Yossi. Ako, ako yun. Gagahak pa ako. Sisingutin niya. Sisingutin niya. Sa CR tayo sa Taiwan, no? Ubus yung amoy. Gago, mate. Bawal ka gumalaw dun sa CR na yun. Pag nagalaw ka dun, kailangan mo maligo ulit. Gago, matindi yung dating banyo nito nila, mate. Nung nakita ako. Parang banyo siya ng lahat. Eh. Banyo ng bayan. Sa banyo ko. O kasi yun sa inyo, oh, at least sa inyo private banyo mo yun. Sa kanila marami nga. Yung kanila marami nagbabanyo doon. Tapos ang liit-liit pa, di ba? Parang... Kasi liit lang ng banyo mo. Oo nga, hindi na. Gagi, tumai ako doon eh. Tumai ako doon pre. Napirmahan pa. Lahat na lang ah. Napirmahan pa. Lahat na lang ah. Yung banyo ni Memel, pag tumama ka sa pader, kailangan mo maligo ulit eh. Kaya mo tumai sa gas station? Ako! Ako yung taong pag talagang naramdaman ko lang, any roll. Kahit may, kahit puno pa yan. Sapang shit na. Dadagdagan natin yan.
Marami ako. Okay, sino dito kaya? Well, ako hindi naman ako ganun. Sa portalet. Pero niya ang portal eh. Sa school. Portalet. Putang ina, mate. Talaga? Mate. Ay, portalet. Oo, oh, pre. Kaya mo rin. Oh. Gas station, kaya mo. Mate. May kwento nga ako ng gas station. Grabe. Mate. Kasi public. Kung kaya ko yung kahit yung mapanghing portalet, yung nyari dati, nung nasa Reno. Nasa Reno, di ba alam nyo kung gaano ka dumi yung portal sa nasa Reno? Saan kasi ko yung umuurong pag madumi yung siya? Ako, titisi ko na lang, hindi ko na lang ididikit. Naka ganun na lang ako. Balaan na dyan. Pero nga, sa school namin, tol, college kami ni Kay, eh, hindi lumulubog yung ano ko. Sa bawal, Tang ina, tawag ako ng janitor, oh. Sabi ko, kuya, grabe naman yung tumataan. Hindi naman lang yun, ano? Hindi naman lang nila niisag. Pero ikaw yung tumaan. Ako yung tumaan. Tapos sasabihin yung janitor, grabe nga yung mga bastos talaga yung mga sudante dito sa inyo, eh, no? Sabi ko, oo nga, tangang mga yan. Hindi naman, kadiri naman yun niya. Yeah. Pero yung kunyari, yung CR sa S-Lex na shell, may aircon, mabango. Yeah. Yun, kaya ko yun. Alam mo nga, tol, ito pansin ko kay Pudong, eh. Kaya rin napapunta siya sa magandang lugar na alam niyo maganda yung ano. Yan, ang una niya iniisip, pwede itong pirmahan. Pwede 5-star hotel. Yun ang una niya iniisip. Basta maganda yung CR ko. Testingin ko nga to. Parang ganun siya. Tol, kami magkapatid, ganyan din eh. Ang dami kasi namin magandang idea. Ayun, kasama ka na rin sa Europe. Kasama ko sa Europe. Parang itong mga buita, itong magkapatid na to eh. Wala silang ibang ginawa sa Europe kundi tumahe. Like, tae na naman. Parang pag ilang tae mo na ito, Frank? Di ba? Sa isang araw, tol, tae. Like, what the fuck? Okay lang yung tae ng tae. Hindi nakakabaho ng hininga yun. Puta yun na lang. Lumilipat pala. Tol, bilib ako sa mga... Naisin mo, babaho hininga mo. Pero ubus yan. Pagka marumi yung CR, uupo pa lang ako. Sumasara yung puwet ko nun. Hindi, ay... Tumayo ka dam. Kahit saan, basta hindi ko bahay, hindi ko talaga. Dati nga yung may negosyo ako sa state, sinasara ko yung tindahan ko para umuwi. Puta, penalty! Sinasara, wala na akong pakialam, penalty. Sasara ko yung tindahan ko para tatahil ako sa bahay. O magbabahid ako ng somebody doon. O, bantayan mo to, uwi ako. Ganun. Mentality ko, ano eh? Earth is my home. Okay. Pwede ka nga maging homeless. Pwede. Promise mo yung sa tayo mo eh. Bawal natin kwento yun. Isang pagtayo. Okay, kwentong tayo. Jim, pasintabi sa mga kumakain. Ang dahon na usapan nyo ah. Mano, kung kumuha pa ng merienda yung manonood ng podcast, no? Masaya siya lang sa mga nanonood. Masaya lang to. Puta na, live style podcast. Mga magkain. Third round. Kuha merienda. Smoke. Basta imagination niya, no? Masaya siya lang sa manonood. Maamuy pa niya yan. Tanong ni Matt Chua. Bakit laging masungit yung GF ko sa akin? Ginagawa ko naman yung tama. Ba't kami tinatanong? Baka mama mo. Nuggets nyo ba? Yes. Oh, ginagawa ko naman yung tama. Yun yung huli niya. Oh, naiintindihan ko yung GF niya kaya nainis na nga ako sa kanya. Para matama yun nga sasabihin. Naiintindihan ko yung GF mo. Hindi ko wala ang ginagawang tama. Sa tingin ko, tol, hindi talaga siya yung gusto ng babae. O kumbaga kaya lang siya. Oh, kailangan mo matanggap yan, kapatid. Oh, kaya lang siya yung boyfriend noon dahil siguro may napapala yung babae or pang walang options. O walang option security o ganun. Yun lang yun. Hindi siya ganong gusto ng babae. May inis talaga yun. Isipin mo ikaw rin kasama mo yung hindi mo gusto, di ba? Araw-araw makikita, di ba? Habang pinapanood mo to, umorder ka lang Alfonso. Machua. Siya pala yung kumuha ng merienda eh. Takilang yan. Nadami pa sa kain. At least may pulutan ka na. Pagkatapos na usapan tayo, talk shit ka na muna namin. Pero alam mo to, latino mo, ginaganyan natin siya, di ba? Pero alam natin. Yan ang way para matuto ang lalaki. Yes. Iba tayo, iba tulong. Yan talaga. Tol, kung alam nyo lang kung paano si Kuy-Kuy dito maganyan. Hindi, kasi pag lalaki ang mausap mo, kailangan ganyan yung language eh. Pag babae, inspire mo yung babae, di ba? Sabi mo sa babae, ikaw ay star. Be yourself. Pag tinoksit mo, iyak yun. No, love yourself. Doon mo gusto mo pag-alawin ang babae, ganun. Pero pag gusto mo pag-alawin ang lalaki, wala kang kwenta, bano. Di ba? Kung ayaw mo gumalaw yung lalaki, ganunin mo. Ano, yung pambabae. Hindi nagagalaw yun. Ganun naman yung lalaki. Oh, be yourself. Okay lang yan. Bro, be yourself, ganun.
Oh, ganun din mo ang lalaki. Games na lang hindi yan. Hindi gagalaw yun. Di ba? Pero lagi yung puriin yung lalaki. Hindi yourself, gagalaw yun. Tingin mo, nakahiga lang ako. Tingnan mo, tol, sa boxing, tuwing may, di ba, aasarin ka nung nakatalo sa'yo, di ba? O ano, kapunta ka kanina, tapos sunod na training mo, bigil ka, tapos gagaling ka ngayon. Ganun mag ano ng lalaki, di ba? Okay. Kailangan mo siyang ibaba muna. Kagabi, tinatrashed ako yung pinsan ko tsaka kapatid ko. Takbo kami ng gamit. Tatrashed ako yung muna sila. Video ko. Tignan nyo, iiwan ko itong dalawan to. Ah. O, papinakamatanda dito. Ah. Tatrashed ako sila. So, gigil tuloy sila magtakbo. Ganun talaga yun, di ba? No? Kahit sa court, di ba, matawag kang bano, gagalingan mo talaga eh. Totoo no? Yun, totoo yun. O, di ba? Pagkira, sabihin ka, wala kang pera. Gagano'n yun, wala kang kwenta. Koy, ako sa court, tinawag akong bano, tinigil ko na yung basketball eh. O, na-hurt. Na-hurt na. Ano, babae ka? Tamang gano'n. Hindi, pag sa coach ng boxing, pag tinotalk shit ako, sampaling ka ng coach mo, mas nakakainis talaga eh. Pero pag yung coach masyadong mabait, yung pupuriin ka niya lagi. Parang ayaw mo nga mag-training ulit eh. Di ba? Pero pag yung tinotalk shit ka, koy, napansin namin kay Toto. Pag sa'yo, mabait siya, sa amin hindi. Oo nga. Pinag-uusapan namin nung ano. Di, si Koy kasi nagbabayad, pre. Minsan, meron din pabir, talaga yung pabir. Pera pa rin sa pera pa rin talaga. Subukan mo walang beer na nakahanda, baka. Pero, to, hindi ah, tinan mo ah. Pansin ko nga pag sa training, ang lagi, parang minsan nga nakikita ko ang gaan niya ano eh, sa training ninyo. Parang, minsan sa akin, tinutuloy-tuloy niya, babaan, tapos yung, mawalan na ako ng hininga ba? Alam mo yun yung ganun? Pero lalo kung wala pa kayo, mas konti yung kwento. Oh, nagigets mo? Pero sa talk sheet, hindi gaano. Kasi, pero feeling ko, pag yung iaan nyo na ako ng panglabanan na, dyan na lalabas ang talk sheet ni coach. Kasi wala namang laban eh. Ano niya ako, di ba? Oh, papawis kayo dyan. Pero may bala ka. Pero kung may laban na, ha? May bala ka. Lumaban. Wala naman. Yung edad ko, pang-retire na eh. Matanda na yung bata mo, Ace. Matanda na yung bata mo, pare. Matanda na yung bata mo. Ano lang sana. Survey lang naman. Pero pag kung isa laban niya, kung lalay ka sa laban, lalabas talaga yung gano'n. Pero umayaman sa yung boxing, Koy. Stricto talaga yun siya, Tuli, kung iisipin mo. Mabait lang yun siya sa atin. Hindi, sa inyo lang mabait, gagi ko. Ginagano yung sikmura. Uy, sa'yo, no? Salbahe yun. Hindi, paborito ka niya, Tuli. Nakikita kong paborito ka niya. Tasa ko ay nakabigla, ganun. Sa inyo nga yung binibigla. Paano kung may mga... clue yun pag paborito ka ng coach. Kung sino yung pinakasinasaktan talaga. Oo, pre. Nakikita niya kasi yung ano mo. Gusto ko yung palakasin talaga. Kasi Coach Toto nakaraan eh. Itong budoy na may potential itong batang to. Doy, alam mo bakit? Best friend ka kasi ni Kuy. Best friend. Paano pag may umamon sa boxing, Kuy? Ano? Laban natin. Depende kung sa budget nila. Magkano ba? Budget nila. Magkano ba usapan? Okay, break muna tayo. And we're back. Round 4 na po ng ating 2 Joints Lifestyle Podcast. Sa mga gusto maglagay ng logo dito, message yun lang ako. And shot by Lakika. Tanong ni Rafi. Si Rafi nagtanong? Hindi, ewan ko. Si Rafi yan. Tanong ni Rafi. Si Rafi yan. Ilang tanong pa yun nandiyan dyan? Mga nasa lima. Lima? Kasha yan. Kasha. Try natin. Anong masasabi nyo sa flat ang earth theory? Flat earthers versus rounders yan. Ay, Frank, nung nakaraan, magkadibate sila ng tatay niyo. Flat earther versus rounder. Oh, nakita na nun yung ano. Alin? Sa sky, lagi na sa sky. Ang gusto ko nga yung paliwanag ni tatay. Hindi, sabi ni tatay, bilog round, daw. Round. Sabi niya, kita ko, basta bilog daw. Pero kasi may theory na, basta hindi kasi pwede, bawal eh. Kaya aeroplano mo, paano wala namang bilog talaga? Eh, yung aeroplano mo, bawal mo nga dire-diretso eh. Di naranasan pa ni tatay yun, idire-diretso niya talaga. Hanggang pakarating ulit siya sa pinanggalingan niya. Bawal naman sa kanila yun eh. May so mga rules sa air. May air traffic. Eh. Oh. Gusto ko yung sinabi niya. Ang theory nila, kaya daw binawal yun para hindi mo daw madiscovery talaga. yun ah. Ewan ko lang ah. De Frank, yung sabi ni tatay Franco. Ano daw? Ano? Kaya raw bilog kasi di ba sa air siya ganyan. Nakikita niya raw na pag ganun yung pupuntahan eh. Di ba? Ganun yung word niya eh. Yata. Pero paano kung... Nakikita niya raw na pag ganun eh. Kasi kinokontrol niya yung aeroplano.
Kung okay flat lang din naman, ha? Ganun din naman paningin mo, ha? Kung flat, ha? Eh, tatanong ko na lang yung tropa kong Z-Man, nasa Antarctica siya ngayon. Titingnan natin kung may wall ba talaga doon o wala. Kasi, ang kulit eh, pag kaya nag-research ka ng malalim about doon, kaya about sa flat, mapapaniwala kang flat na rin eh, no? So, ikaw flat earther ka ba? Hindi. Ako, wala. Kumbaga sa akin, hindi ko na problema yan. Nakalamputang yun. Di ba, ano? Flat o ano man, tayo na, basta hindi, no? Malaking debate yan eh. Pero parang, ang sarap din siya isipin, ano, kung kaya rin flat, ano yung nasa dulo? Di ba? Paano yung dulo? Batanes! Yun lang pala yun eh. Tsaka hulo. Yun lang pala ano. Pero yun yung mga questions sa akin. Kunwari flat siya. Ano yung dulog? Hindi, ayun. Kaya ako sinabi matanis ko. Isipin mo yung Pilipinas. Flat naman eh. Diba? Oh. Ganun lang din siguro yun. Isla lang din. Ay, ikaw, Mr. Matalino, ano ba sa tingin mo? Flat earther ka ba o rounders? Tingin ko, yung nagpakalat niyan, gusto nila lang mag-divide and conquer. Sino nagpakalat? Kung sino mo nagpakalat ng propaganda na yan, ang goal nila, pag-awayin yung mga tao. Kasi, does it really matter kung ano shape? Parang tayo, napag-awayan ba natin yung shape ng bigas? Di ba? Parang ganun eh. Does it matter? Masarap pag-usapan kasi yun pag sabog. Oo, pag lasing, no? Oo, pag sabog, pag lasing. Kill time, no? Kill time. Hindi mo hindihan pa rin. Hanggang nagsuntukan na yun. Ginbilog eh. Nagsuntukan na dahil sa... Kaya ginbilog, di ba? Kaya ginbilog. Wala naman ginplat eh. Lapad. Meron! Oh my God! Lalo na nagtalo! Oh shit! Ang bagong theory! Is imagine mo yung nagiinuman lalo na nagtalo! Pre, may gin lapad, pre! Next question, G. Baka magka-sparringan dito ngayon eh. Daanan natin sa sparring kung flat ako bilog. Wag, magkasakitan tayo. Tanong ni Jeron, paano ko mapapasunod yung girl ko sa akin sa mga gusto kong gawin sa buhay? First boyfriend niya kasi ako, kaya fresh pa sa kanya ang lahat. Nagets ba? Sa tingin ko, tol, kailangan niya munang pasunurin yung sarili niya. Kaya niya bang pasunurin yung sarili niya? Diba? Ang hirap nun yung papasunurin mo yung ibang tao. Yung sarili mo sample ko yung pasunurin yung sarili ko. Ha? Kunyari sa ano, de-control. Oh, kunyari, kumbaga, kunyari, sabihin mo sa sarili mo, oh, okay, mula ngayon, lagi na akong mag-workout. Tapos talagang, kahit ayaw mo, pinapasunod mo yung sarili mo. Hindi, sinabi mo na, mag-workout kay. Nagigis mo, yun, pag napapasunod mo yung sarili mo, tsaka mo naisipin na, yung papasunurin mo yung nasa paligid mo, di ba? Kailangan mo makontrol mo na yung sarili mo bago yung sa perimeter mo. Pag nagawa mo ngayon, hindi mo naisipin kung paano sila pasunod. Oo nga, kasi kasunod-sunod ka. Oo, kasunod-sunod ka. Kumbaga yung aura mo pa lang, yung energy mo pa lang. Kahit sabihin mo, huwag mo ko sundin. Susundin ka pa rin nila. Oo, ganun. Makikita nila na iba yung tindigan mo, di ba? Iba yung lumalabas na singaw sa'yo na, alam mo yun, kumbaga ano talaga nila na ito, ano to siya? Gayahin. May self-respect to siya. Yun. So, gusto ko maging ganyan. Oh, bibigay ko rin yung respect ko sa kanya. May self-respect siya. Oh, yun. So yun, pasunurin mo muna yung sarili mo. Okay. Mm-hmm. Gawin mong kasunod-sunod ka rin. Follow yourself. Oh, yun, gawin mong kasunod-sunod ka rin, 'di ba? Kasi kung sabihin bigla ng babae mo sa iyo, eh but ikaw. Oh, barado ka noon. Checkmate diba? Ka. Checkmate ka noon, but ikaw. Oh. Oh, bakit lalaki mo ako? Okay lang. Eh bilog yung earth eh. kaya daw walang Pinoy na suicide bomber, 'di ba? Kasi itatalaga sa iyo yung mission sabihin ng Pinoy. But ikaw. Ikaw. Diba? Oh, kaya walang Pinoy na suicide bomber. Oh, ba't ako yung alay? Ayos, sir, ah. Tangin ako yung Pinoy makakaisip talaga nun, no? Sa ugali ng Pinoy. Tapos na yung gera, wala pa rin dyan. Tangin ang yan, ako na naman. Siya yung mananalo Medal of Honor. Siya lang natira, eh, di ba? Okay. Tanong to ni Mr. Manny. Hey. Nung nagkahiwalay kami ng ex ko, ba't biglang nawala lahat ng game ko sa mga babae? Ba't parang di na ko ulit marunong mambabae? Hindi ka pa nakaka-move on, pare. Di ka talaga marunong mambabae. Di talaga siya marunong mambabae, tol. Hindi, pwede, tol. Kasi pwede, nawala. Hindi, pwedeng marunong siya mambabae, pero nawala nga. Kasi, tol, ang pambabae, hindi yan, parang skateboard din yan eh. Pag matagal ka, di nag-skate, mag-skate ka ulit, banu ka ulit eh. Wala.
Mawawala siya. Oh, kailangan siyang laging practice lang. Practice ka ulit. Kaya nga para sa akin, kunyari meron kang ka-relationship, dapat parang single ka pa rin gumalaw. Yes. Salita, kumausap. Yep. Kasi yep. Mawawala. Yung delikado nung pag nawala eh. Mm. Kasi magbe-break din kayo. Back to zero ka na naman sa game. May nagne-negative pa nga eh. Negative o nagne-negative, di ba, tol? Hindi mo mahabol yung game mo ngayon, di ba? Lalo na kung ibang generation na yung gigaman mo. Eh, yung dating game mo. Kinalaman pa lang yan. Ibang platform na. No? Diba? Tito gaming ka ngayon. Tito gaming ka pa. Yung kilay gumagana pa dati. Diba? Eh, ngayon. Yung mga ganong kilay. Asa. Asa. Kasi hindi nagagana ngayon. O, di ba? Ito yung gano'n o, te! Baby! Huds na huds na. Huds na huds na diskarte, no? Te! Baby! Pero yun, sa tingin ko, hindi lang siya nag-practice to. Naging komportable siya. Kaya, yun, di tuloy siya marunong. So, mag-practice ka ulit. Mag-practice ka ulit. Oh, ang gagawin na lang niya, ano no? Huwag siyang maging komportable. Oh, nagiging komportable sila. Sabi mo rin sa akin, tatoyin ko, yun sa mga past na girlfriend ko, sabi na, tol, tignan mo, nawawalan ka na ng power, no? Kinubuha yan siya. So, kailangan, ganun ka ba din? Oh, kasi tol, alam mo, si Tola, ito ha, sa pagkakakilala ko kay Ace, si Tola, Ace chick magnet to si Ace. Yeah. Yung pagkakakilala ko talaga sa kanya dati, yung hindi pa kami close. Pag may inuman, pag nandyan si Ace, kaya may mga babae niya, pag nandyan si Ace, parang mapupunta kay Ace yung babae. Ganun siya, yun ang pagkakakilala ko talaga sa kanya. Magpapatawa lang siya doon, I guess. Or kumakanta ka ba sa mga inuman? Sorrento boy yan. Kumakanta ka ba sa mga inuman, Ace? Basta ako, sure ako. Ano? May game nga si Ace. Meron nga talaga. Basta sure, nararamdaman ko lang naman, no, Ace? Ramdam ko lang naman, hindi ko pa na-experience. Lang sabi nga nila, shooters always shoot. Yeah. Ace, Ace, so sa tingin mo bakit? Mamen. Nakakaw... Anong sorry? Bakit? Nawawala. Aminado ka bang nabawasan, nawala? Oo, tol. So bakit? Dahil naging comfortable ka ulit, tol eh. Kumbaga parang, okay, Gina to, okay na siya. Alam mo parang tumigil ka mag-train sa boxing. Oo, parang gano'n. Hindi, kasi tanong yun, siyempre, may mga naroon. May nabibemba ka na lagi, nandiyan na lagi. Yun, medyo nawawala yung fire mo eh. Hindi ka tulad pag single ka, talagang game on ka, pati pabango mo. Diba? Bago dupit ka lagi. Bago naka-west side ka pa nun. Nung, kantot gangster. Pag pag single ka, gigil ka lagi. Oo, ganun. Kailangan hindi mo wala yung gigil. Stay single. Yes, sir. Stay single. Yep. Next question, brother. Amen, amen. Tanong ni R. Nahuli ko yung girl ko, pero wala naman physical. Nonsense lang yung chat. Okay. Pero hanggang ngayon, binibigyan niya pa din ako ng pera at tinutulungan ako sa hustle ko. Dapat ko pa ba siyang pakawalan? Okay, sagutin niya yan. Kaya naman. Dapat ko na ba siyang pakawalan? Ibs. So, nahuli niya na mag-cheat pero chat lang. Chat lang. Hindi physical at nagbibigay ng pera. Ng pera. Nonsense yung chat. So, nonsense yung chat. Nahuli niya yung girl niya na may ka-chat na iba. The nonsense. So pero walang physical, hindi sila nagbigay. Pero binibigyan pa rin siya ng pera. Pero binibigyan siya ng pera daw. Tulungan sa hustle niya. Ang tanong niya, dapat ko na ba siyang pakawalan? Well, isiko yun yung ano niya. Ano? Alam mo na yung diskarte lagi sa ganyan eh. No? Ako sa tingin ko, out pa rin eh. Kasi kung i-keep niya yung para doon sa pera, di nabibili ka pala. Yes. Di naman about yung sa about sa binibigay ng babaeng pera sa inyo. About sa respect yun eh. Asan yung respect, di ba? Oh, yung about sa loyalty and respect yun eh. So hindi ka dapat nabibili. Kahit hindi pa, kahit nonsense pa yung chat, may ka-chat ka pa rin. Hindi mo rin nalang binibigyan ka, baka binibigyan din niya yung isa. Oh nga. Oh no, bro! Hinati yung bigay, hinati yung bigay. Oh no, R! Yung nakukuha mo, kalahati lang. R! Hindi, kahit nga 10% lang yun sa iba, para saan, oh, ayos ah. 90 lang sa akin. Oh no, 90% lang yun sa'yo. Ibig sabihin may kahati ka pa rin. Di ba, no, tol, no? Hindi 100. Eh, kuy, 10% lang naman binibigay ko sa kanya. No, oh no! Gusto mo bang 90? Yung mag-reply lang. Wala na yun, out na yun. Mag-reply siya sa message. Out na yun. Kahit nga isin niya, medyo red flag na yun. Ba't mo sinisin? Saka para sa akin, kuyari, sabihin niyang, oh, 10% lang naman dun sa isa. Para sa akin, eh, sabihin ko, okay lang ba 90% lang din ako sa'yo? Kasi actually ito la, pag papasok ka sa relationship, naka 100% ka dyan eh. Yep. Hindi man lang sa paglalambing-lambing, pero let's say kunyari may mangyaring shit, yeah. Ibubuhos mo yung ano mo yung buhay mo para mapagtanggol yung babae, di ba? Naka 100 ka na dun, isipin mo yung pagtatanggol mo siya eh. Pwede kang makulong dun, pwede kang mamatay. Yes.
Oh, ano gusto mo? 90 lang din ako sa iyo. Sige, check kita pero di kita pagtatanggol pag ano ah. May nangyaring shit ah. Oh. Tingnan natin. Oh. Gansutukan lang ha pag naglabas ng kutsilyo, bahala ka na yun ay 10%. Oo nga no. Check kita ko tsara lang kay tinidor lang gamit mo, hindi ka magkukutsara. Ha? Wala. Ewan ko sa iyo to. Lalim noon, mate. Wala, wala. Grabe, grabe. That may Twitter ka, mate, eh, ng mga ganun-ganun. Oh, grabe. Tapos gawin natin, gawin natin libro balang araw ba? Lahat diba? Ng mga binibitaw mo, tinitweet mo na lang. Mga matalang tag your friends and say nothing. Oo, oh, yung mga ganun, no? Game, G. Amen, kaya amen. Pa? Ilan tanong yan, G? Dalawa. Ayan, sige. Oh, dalawa. Sakto oh. Pa yan, Tol. Dapat ko pa bang pagbigyan ng ex ko na bumalik sa akin? Wala lang. Natatawa lang ako sa tanong niya. Nag-cheat siya sa akin at inamin niya mismo sa akin na nagchat-chat sila nung lalaki at nagkagusto siya. Pero wala naman silang physical na nangyari. Oh, parang ganoon din. Oh, tapos dapat niya pa bang pagbigyan? Dapat niya pa bang pagbalikan na nangyari sa kanila? Oh. Nagsisisi na daw siya at gusto niyang bumalik sa akin. Ang oh, hindi naman tinatanong 'to. Hindi ka ba nagsisi na kilala mo siya? Parehas lang nung kaninang tanong. Same lang yun. Sa tingin ko, Tol, kailan siya bumalik dyan sa kanya? Wala na choice si babae. Ayaw na sa kanya nung isang lalaki. Yes. Oo nga, yun. Oh. Binimbang lang siguro. Oo, ayaw na siya nung... Tanggapin, pare. Balikan mo yung sarili mo, pre. Oo, oh, okay. Yeah. Pre, ganito na lang, pre. Imagine mo yung itsura nung babae mo. Babae. Nung nagsisex sila. Yun. Nakakanan pa yun. Nakakanan o. Inakaiyak. Kaya na ano. Imagine mo yung moan niya. Oh, di ba? Ano yun? Yun. Yung naka-fuck face siya. Oo, oh, yung naka-fuck face siya. Nakasama yung isang... Message mo si R. Gumawa kayo ng group. Baka silang dalawa ba yung naglalaban, no? Alin? Sa isang babae. Sila pala yun. Oh, shit. Yung dalawang nagtanong, no? Oo, oh, kasi parang parehas. Baka isa yung babae nyo, ha? Magkasalungat yung ano nyo. Detective Conan na natin yan. Oo, tangin na. Detective Conan kami dito. Ayaw pa yung nakasolve ng ano, no? Mystery, no? Dito pa, nagtanong pa kayo. Last question. Agree ba lahat sa sagot? Agree sa lahat. Agree. Ang tanong ni Jan Tumbaga, ang tanong ko is, anong gagawin kung nasapak ka ng tatay ng syota mo? Dahil ako nasapak pero tinignan ko lang si tatang at natawa na lang ako. Tama yung ginawa mo. Oh, game. Oh, lahat, sagot. Oh, go. Huwag kang magre-react yata doon. Ives. Kung ako. Gusto ko yung Ives. May XP ka. Pero hindi ako, tol. Wala pa akong ganun. Hindi, kunyari ngay. Hey, kunwari, tol. Anong gagawin mo? Kasi ako hindi ko pa na-experience. Depende sa tantsa ko sa age nung tatay. Ayan, depende baka sa mapatay, age. Kunyari, mapapatay ko siya. Pag lumabang ka? Oo, oh, wag na. Pero pag, uy, tangin na. Exercise to. Let's go. Huwag ka tayo sagot na. Wala pang training yan. Diploma kasi to eh. Sumalya yan, kapatid. Same din ako na sinabi ni Ives. Ano na lang. Pero kung yung tatay na yon siguro mga... 35 to 37. Sige, siguro. So, pag 38, hindi na. Pwede pa din. Depende kung gaano. Or depende kung ano yung ginawa niya sa akin. Wait, oh, paano kung 60? Pero buff. 60 na Mike Tyson. Oh. 60 na Mike Tyson. Oo. Ano sa... Papari ka nun, Tol. Papari. Pari yung gawin mo nun. Ah, pinawag ka na mong gawin, sorry. Oo nga yun, sasabihin ko eh. Sorry. Big apology ka. Lagi mo tatandaan, okay lang matalo. Sorry. Yun slip na pa sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Ikaw, Ace. Ano yung experience mo, mate? Oh, nice experience. Medyo malalim yun eh. Pero ano naman, hindi rin naman lumaban na. Hayaan mo na lang. Kumbaga parang, sige na, ikaw na yung malupit. Yan lang yung power mo eh. Okay. Diba parang okay, ikaw na yung tatay. Mo na siya doon, no, Tol? Bigay na. Para sa akin, iniisip ko lang, mas matalino ako doon. Okay. Mas matalino ako sa'yo eh. Gay, suntok ka na lang, ilag na lang ako. Okay. Pag tumama ka, swerte mo. Ganun. Oh, ito si Boy ilag din talaga ito, you know? Sa akin, walk out yun, Coach. Walk out lang. Hindi mo lang papakyuhan. Okay. Bigay na yun, bigay. Bibidyohan ko siya.
Ito yung sumapak sa akin, no? Ibo-post mo. Tandaan tayo na eh. New generation ng views pa, bro. Ang views pa, bro. New generation talaga sa akin ito, no? I-post kita, sige. Oo, di ba? I-live mo. Alam mo mga nagro-road rage sa Alsada. Amin na alisensya mo. Para mga multiverse. Amin na alisensya mo. Puro kalbo pa yun, nais. Ganyan na ganyan. Sabihin ko na ako sa'yo. Tatroga ka. Tawala. Nakatroga ka ba? Peta mo muna yung mata mo. Hindi nga, ano nga gagawin mo? Bibidyohan mo nga talaga? Parang may camera na nga dito. Mate, hindi mo masasabi yan. Pag sinapa ka na, no? Oo. Oh, si Chandel, napipigod mo. Capital P din yan eh. Capital P. Pasay. Capital P, alam niyo na. Wala, hayaan ko na lang. Hayaan ko na lang. Ibang tao na lang yung gagawa para sa akin. Ayun, pwede kay Chandel mangyari yun. Ibang tao na lang. Kahit nga hindi mo kaaway, nakabot mo na sa pari. Baka naman. Magdidilim yung paningin niya, ibang tao na ako. Hindi ako yun. Dilim yung paningin ko. Yun ang ibig ko sabihin ng ibang tao. Alter ego. Nilabas niyo yung isang ako eh. Alter ego. Si Shack by Laki ngayon. Oo. Pinilit niyo ako eh. Lumabas tuloy si Laki ka. Chandel nga lang ako eh. Bukol. Ikaw, Frank. Oh. Oh, masarap sabihin na cool lang ako. Cool na cool. Pero sa pagkakilala ko sa sarili ko, eh, di ba? Hindi. Capital P ka rin. Uppercase P din ako eh. So, pwedeng ano. Hindi mo na kwento na rin sa'yo dati. Pero alam mo yun, parang para sa akin, kung makakapag-opportunity yun, makapagbigay ako ng lesson, papalag ako. Kung for the greater good na hindi na mauulit yun o ano, gagawin ko. Pero kung nonsense lang, pag pumatol ako, hindi ko na gagawin. Kung hindi naman worth it kasi pumatol. Ano na? Kung hindi worth it din pumatol. Paano Frank? Kunwari, akala mo magti-teach ka ng lesson. Mm-hmm. Tapos, tangin ang papatulang mo to. Mm-hmm. Tapos nabugbog ka. Eh di ako yung natuto ngayon. Lesson learned pa rin. Hindi mo yung sarili niya. Yeah. Kaya ganun pa ako, tangin ang, tuturuan ko to ng lecture. Tag-away. Hindi, self-talk pala yun. Ganun pa si pare, ano kaya mali ko dun? Tinamaan ako. Frank, bubulong ka pa sa isip mo. Mag-a-anime na, magagamit ko na yung mga naturuan ko. Yung mga natutunan ko, magagamit ko na. Ikaw pa yung nag-gulipi. Nabibalik ako kaya nang gagawin mo pag ganun. Hayaan na yun. Ako? Ikoy, wala. Hayaan ko. Hayaan ko. Nasuntok na nga ng matanda to eh. Uy, hindi ko hinayaan yun, no? Yung una? Ay, yung sa dito ka? Sa Pinas? Oo. Yung una, hindi ko hinayaan yun. Ginanong ko ng susi yun sa liig eh. Delikado. Ha? Para ka palang John Coy. Parang John Wick yung tol, tema gago. Ang kulit kasi nga matanda. Ito yung una kong experience ha. Sa tatay pa. Puti yung buhok niya. Hindi ko akalain na malakas pala siya. Bilang ginab niya akong ganun. Oh, dugo yung labi ko. Hindi mo ina-expect eh, di ba? Fuck. Tapos siya, sugod kang ganyan. Tapos bang. Eh, nakayuko ako. Tapos siya, nasa taas, di ba? So yung mga suntok niya dito sa mga likod. Kung nararamdaman ko talaga ang lakas niya, ang hawak ko lang nung susi. So parang ano ko yung susi na maging ganyan ba? Alam mo yun? Kasi pang susuntok ko. Ginaganong-ganong ko yung tiyan niya. Wala, tuloy-tuloy pa rin yung suntok niya. Hanggang sa parang nakakita ako ng opening sa liig. Ginanong ko yun. Ang ano doon, na-unlock mo na? Na-unlock mo na siya. Susi. Yun pala yung puta ina niya. Na-unlock mo na yun. Tumigil, no? Tumigil na siya. Nalaman ko na buksingero pala siya dati. Kaya nagtataka ko, bakit ang lakas na ito? Hindi ko ina-expect eh. Kasi tol, 73 years old na ata yun eh, puti yung buhok. Parang 73, para ganun-ganun. Nag-away lang kami dun dahil gusto niyo ugasin ko yun. Hindi yung flat ng earth. Rounders. Nag-away lang kami nun tol dahil ano, gusto niyang ugasan ko yung mga plato. Para ibisita lang siya. Ah, okay. O diba, para sa'yo, ano ko sinasabihan? At saka yung pagkasabi niya, hoy, kasi lalabas na ako ng bahay nun eh. Hoy, hindi mo ba nakita yung mga plato? Hindi mo ugasan yan? Sabi ko, mamaya na yan. So lumabas ako, tapos tinatawag niya ako, bumalik ka nga dito. Ganun, hindi ko siya pinakinggan. Bahala ka dyan. Parang gumanon ako, sumabat-sabat ako ba? Parang na-disrespect siya, no? Sa tingin niya. Kasi mas matanda. Pag-uwi ko, inaabangan ako. Pagpasok ko sa kwarto, kinutok niya agad ako. Uy, ba't sumasabat-sabat ka sa akin, ha? Ganyan-ganyan. Sabi ko, uy,
bisita ka lang ha. Parang yung ba't mo inuutusan? Ganun. Tapos, ah, laban ka. Parang ganun-ganun siya. Anong gusto mo mangyari? Ganun-ganun siya. Tapos parang ako naman, sabi ko, Pinoy, oh, Pinoy. Tapos parang ako naman, eh, siyempre, bata pa ako nun. Wala akong control sa bibig ko. Sabat-sabat din ako, di ba? O sige, ikaw, anong gusto mo mangyari? Boom, biglang jab na siyang ganun. Ayun pala ang gusto niya mangyari. So, eh, na akong ganun. Yun ang ano ko. Yung wala pa akong control noon, tol. Eh, ko yung ano dati, yung tapos, tomboy na multiple so, so, anong kawai? Ending nung Otras na, inawat nung bali, uncle ng nanay ko at yung pinsan ko, inawat kami, di ba? Tapos pumunta na siya sa likod, nag-gardening na siya. Tapos, ako, mainit pa rin yung ulo ko dahil pag tingin ko sa salamin, dumudugo ako eh. Lalo kumilit ulit yung ulo ko. Puta, ina nito. Tapos kinuha ko yung parang may maliit na baseball bat ako, di ba? Punta ako sa likod ng ano, na doon sa garden, di ba? Punta ako sa likod. Lumabas akong ganyan. Puta, pinagmumura ko siya. Nasabi niya, tumayo siya. Eh, yung panghawak niya yung pang-gardening. Yung matulis. Sa akin, maliit lang na baseball bat. Parang halugi ako dito. Tapos sabi niya, bitawan mo yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, bitawan mo din yan. Sabi niya, sige, binitawan niya yung kanya. Hindi ko binitawan yung akin, no? Sugod ako lapit sa kanya. Pero hindi ko naman siya hinampas. Pero yung parang ginagal, inaambahan ko lang siyang ganyan. Tapos siya, ganun ng ganun. Kasi wala siyang sandata, eh, di ba? Tapos yun, naawat na naman kami, mga ganun. Basta yun ang ending nun. Pinoy na yung buhay pa yun. Ha? Hindi na, tol. Wala na yun. Pero hindi na, tol, nung naging matalino na ako. Na-realize mo na. Kaya siya ganun pala. Nung kwento ng uncle ng nanay ko sa akin. Suicidal na siya. Kaya siya nandoon sa bahay na yun. Kaya siya naging bisita eh. Niligtas lang siya nung uncle ng nanay ko. So, nasa hindi siya magandang space noon ba? Kaya sa ganun siguro. Di ba? Kung nasabi sa akin ng una yun, hindi mo papatulan yun. Konti, pero... baka ano to? Baka nagugas ka na ng plato. Di ba? Parang, okay, wala lang away. Hugas ang plato. Baka magpakamatay pa to. Hugasama na. Oo, di ba? Baka magpakamatay to. Ganyan. So yun ang lesson ko. Or mas malupit ka pa to talk shit. Oo, no, to talk shitin ko pa siya, no. Siguro mas siguro kukombuhin niya ako noon. 1-2 yung army business job. Pero alam mo tol, yan si alam ko totoo pa rin mo na yung ano niya, pagka suicide niya. Gago. Ino mo. Gago. Sira. Ino mo, jokes na. Suicidal ka ba? Tara na, to pa rin na natin yan. Gagalit siguro. Hindi ko trabaho yun. Not my job. Pero alam mo tol, yan si tropa na nagtanong na sinuntok ng tatay. Sa tingin ko, ano niya, i-analyze niya yung sarili niya. Kasi ito la, ibig sabihin, nobody siya. Yes. Sinuntok siya. Susuntokin ka ba kung si Chabit ka? Yeah, di ba? Kunyari, ikaw yung boyfriend, tapos ikaw si Chabit, susuntokin ka ba ng tatay? Lumapag ka na somebody ka para hindi ka... Oh, pasuntok sa'yo yung tatay. May respect na agad yung tatay sa'yo, di ba? Sa tingin ko yun ang magandang pang-check niya. Ba't ba ako nasuntok? Makasuntok-suntok din siya. Kung ikaw si Chabit, baka utusan mo na lang yung tatay, suntokin yung sarili niya. Suntokin mo yung sarili mo. Powerful mo, no? Ang powerful mo, no? Yo, 2 Joints Live and Style Podcast. Sa mga gusto magpalagay ng logo dito. Essential aming dalawa. Yeah. Salamat. Yeah. Gang Hong.